Yan na ba kayo, mga ka-daily life sharing? Yoho! Ang saya natin mamaya, Pastor Marivic at Pastora Sally. Kaya bago tayo isalang ng ating direktor sa ating pre-recording para sa ating Light TV Channel of Blessings. Ha? Episode 3 na kami ha. O, nagtatrabaho kami. March 1 ang palabas. Yeah. Pero nasa episode 3 na kami, imagine mo, sipag-sipag namin, ha? Nagpupuyat para sa gawain ng Panginoon. Wow, mga ka-daily life sharing, kung kahapon ang pinag-uusapan ay chased by His grace. Oh, ngayon? Hinahabol ng biyaya. Oh, ngayon ano? Ngayon, kaya kahahabolin ng biyaya. Kasi masunurin. May ginawa ka muna. Oh, may sinunod. Oh. May sinunod. Kasi masunurin. Amen. I-welcome na natin. Oh, sige. Live via Zoom all the way from Hawaii. Yes. Pero sabi mo, Pastor Dong, panalo na sana ay naging ganire. Ala eh, mga Batanggay niyo, pasok! Lingkod ng Diyos, si Pastora Ruth Tupas, oh. Buena Obra. Yon. Welcome to Daily Life Sharing. Hello, hello. Good afternoon. Hello, good afternoon, Pastora. Mukhang magkasing edad lang tayo. Uh-huh. Ay, oo, hindi tayo nagkakalayo. No. Sige, Pastora, yes. Bumati po muna kayo. Mukhang ang dami mong kaabid viewers ngayon, ha? Well, good afternoon, good morning, good evening sa buong mundo na nakikinig at nanonood at manonood later on ng ating recorded na ito later on. So, good evening sa inyong lahat. Good morning. Binabati ko po kayong lahat sa pangalan na pinakamataas sa lahat ng pangalan. At ito yung pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen. Binabati ko po ang aking beloved husband. He's watching right now, Noel from California. Alam mo, gabi na po doon, but he's watching with me and even my son, my mother-in-law, my father-in-law, my in-laws, si Mama Lita ko, nanonood din. Hello, Mama! Mga kapatid ko, tinag ko kayo. Hello! At mga pamangkin, mga hipag, ka-co-church, ka-co-pastors, lahat. Ang hirap, lahat. Lahat na sila sa ora. Ang dami eh. Sobra. Ang dami ba? Hindi na mabilang. Parang, ala, ay hindi ka lang ata galing sa Batangas eh. Tila ba kakalayo naman ng iyong narating? Ay, no. Totoo ang sinabi mo bagang iyan dahil mamaya ay talagang malalaman natin na napakalayo baga ng aking narating. Ayaw! Ala, ay mga Batanggay nyo, pasok! Mga Ilocano, leave out! Huwag kayong haalis! Dahil ang Batanggay niyang are ay wala naman dala ang balisong! Ang dala-dala niya ay pagpapala! Yes! Okay, sige na nga, Pastora. Mukhang excited na kaming lahat, ha? Awatin ko muna si Pastor Dong, ha? Gusto namin mag-asawa, magkwento ka muna. Sino po ba ang magulang mo, mga kapatid mo, at ano ba ang kabuhayan nila sa inyo nung mga bata pa kayo? All right. Ako po si Pastora Ruth Tupas. Kilala po ako sa Batangas, of course, Tupas, kasi when I left Batangas, I was still single. So they call me Ruth Tupas. Buena Obra na po ako ngayon. At ang aking pong mga magulang ay sina Pastor Ramon Tupas. He was a pastor way back 1958. Wow. And my mother, yes, 1958, if I'm not mistaken. Kung may mga nanonood dyan, i-correct nyo ako ha. So, ang mother ko po ay si Eulogia Bago Tupas. They call him Lita, Sister Lita. At kami po ay 9 ng magkakapatid. Whoa. From eldest, Emmanuel. I'm sorry, Gideon, Emmanuel, Jonathan, Joram, James, Sharon, Ruth. I'm the 7th one, and then Naomi, and then Abner. Wow. Ang way of life po or source of income po namin nung ang naaalala ko po
in my childhood was my father was a full-time pastor. Wala po siyang ibang pinagkukunan, talagang full-time pastor po siya at alam ko na nabubuhay sila sa pananampalataya. Alam mo naman yung mga nauna nating mga lingkod ng Panginoon, di ba? Yes. So ang mother ko po ay katulong ng mama ko sa ministry way back then. At meron kaming mga konting tinatanggap na mga support from different I believe the first one was from Colorado, yung unang church na naging involved ang father ko. So, yun po yung way of life or source of income po naming magkakapatid ng aming family, yung magulang namin. Wow, Pastora! Ang galing siya kayong magkakapatid! Yes! Oh, from 1960. So, my father actually right now, our ministry actually, na pinasa na lang po sa aming mga anak, it's been 64 years now. Wow! Ang galing. Nako, mga ka-daily life sharing. Parang dati, pinag-uusapan lang natin dito, nag-golden wedding. Ngayon, 64 years ang church. Pambihira. Yes. Ang galing. Pastor Dong, ang lalim ng foundation ng mga ito. Oo nga. Aba, ay mga batikang mga lingkod ng Diyos ang mga magulang ah. Ito yung larawan, Pastora, ng legacy of continuation. Oo nga po. Oo, legacy yan. Mm-hmm. Maliwanag na yung iniwan na puhunan ng magulang, walang iba kundi yung spirit. Mm-hmm. Yun yung seed start ng magulang. Galing. Now, itinuloy ng mga anak. Mm-hmm. Wow, grabe. Itinuloy ng mga anak. Siyam. Oh, siyam. Oh. Siyam, itinuloy nga kaya. Uh-oh. Malalaman natin okay, mamaya. Tinuloy natin. Oh. Okay. Kwento nila to eh. Kwento nga nila to eh. Ang pinag-uusapan pa naman, Pastor, ay obedience. Oo nga, obedience. Oh. May disobedient kaya? Hindi ko alam. Malalaman natin. Okay. Sandali nga, Pastora. Sa madalit sabi, kung siyam kayong magkakapatid, kumusta po ang buhay ninyo noon maliban sa meron kayong support? Sumasapat po ba yung support para sa inyong magkakapatid? I think minsan hindi kasi tumarating din yung time kailangan mangutang kami sa tindahan ng sardinas. Oh! Yes, kasi 9 kaming pinapakain. Well, actually, 8 pa. Wala pa yung bunso pa namin during that time. Or I think baby na yata siya. So, hindi lang 9 ang pinapakain ni Papa. 9, 10, 11 plus silang mag-asawa. Tapos, lagi ko naaalala, palagi kaming maraming tao sa bahay namin from different places. Na mga nakikinig daw sa papa ko sa radio during the time na pupunta na lang sa Batangas City. Then kinukup-kup sila ni papa, doon sila natutulog sa amin. Kung ano yung tulugan namin, tulugan nila. Kinakain namin. Kung wala kami pagkain, walang pagkain. Pero never ko namang naranasan talagang walang pagkain kasi hindi nagpapabaya ang ating Panginoon. Amen. Yon, matindi yun. Kung kailangang mag-send, may mga times, I know it wasn't part of the question yet, but there was a time na aalis ang father ko, iiwan ang mother ko na parang kulang sa budget, sa kakainin namin or gastusin. Minsan, sasabihin na lang ni Papa, manalangin kayo sa Panginoon. So, kami, well, I am speaking personally, that's what I'm doing. I said, God, my father said, pray to you, so send us foods. And minsan makikita na lang namin may mga magbibigay sa amin ng sacks of rice, chicken, or iba't ibang sources na makikita na alam mo na talagang ang Panginoon na nagpo-provide. Wow, talagang naranasan niyo ang by faith. Yes, opo. Naranasan namin na pumupunta rin kami sa tindahan pag sinabi ni Mama, punta ka sa tindahan, kumuha ka ng 10 sardinas, or you know, kailangan ilutuin sa maraming gulay para marami makakain, something like that. Wow. Okay, sige nga, ikwento mo nga din sa amin, kumusta ang higaan ninyong siyam? Ay, tabi-tabi kami. Yung mga lalaki, magkakatabi sila. Kami mga babae, tabi, tatlo lang naman kami, o baby pa nga yung dalawa. Yung isa. So, basta may separate naman, na ilang pagitan lang naman, pero halos yung lumang-lumang bahay namin sa probinsya sa Tulo, Batangas. Hello, mga taga Tulo, Batangas. Talagang naaalala ko yun na lumang bahay namin na parang yung buong sala, doon kami lahat nakahiga. May kwarto naman, pero minsan naaalala ko, natutulog din ako sa kwarto with mama and papa or, you know.
So, ganun yung, alam mo yung buhay sa probinsya nung araw. Yeah. Natutulog mo sa banig. Di ba banig? Sa iyo, sabi ni at ano Aida Barayang. That's true, may pamangkin, Ruth, to pass Buenobra. Teka, mga ka-daily life sharing, sino ba sa inyo dito sa nakikinig ang nakaranas ng ganyang higaan na magkakasama kayong magkakapatid at ang magulang lang ang nakabukod? Ako, yes. Kasama dyan! At pagkagising sa umaga, pag malamig ang panahon, yung kumot nawawala, may nangihila ng kumot! Totoo yan, totoo, hilahan! At yung iba, nawawala dahil malikot, lumalabas na ng kulambo. But in my situation, I remember during the time, ewan ko ba, maraming sa probinsya, sa baryo, may mga naglalako ng mga kumot. May mga naglalako ng mga ganun. Ang mama ko, kahit wala na sa pera yan, mahilig siyang kukuha dahil alam niya na maraming natutulog sa bahay para lang kami magkaroon ng mga kumot. Wow! Yes. Galing ha. Pero talagang totoo yung kinukuwento mo na naghihilahan talaga sa kumot. Yeah. May time na kailangan bilangin ang isda kung ilan ang kakain, kung kailangan patiin. Yung mga narinig niyong typical na kwento ng mga buhay, hindi lang po bilang mga anak kami ng pastor, kasi ako po ay identify myself bilang isang PK, anak ng pastor. Kaya lang, like what Pastor May said a while ago, later on, makikita natin sa story na medyo lagi natin nakikita minsan na ang ibang anak ng pastor, nag-disobey sila. Pero iba naman yung kwento ng buhay ko. So, yun po ang magiging abangan nyo pa mamayang konti. Oh, alam mo ba, sabi ni, ano, eto, sabi ni Leonel Buenaobra. Biyanan ko, biyanan ko po baba. Narito po sa bahay, sa kwarto. Natatawa siya, sabi niya, hehehe. Nako, nanay, mukhang nag-e-enjoy ka sa kwento. Eto pa, meron pang isang nagsabi, bumabati sa'yo, si Dan Ad Alviar. Hi, yes. Pastor Ruth. Mga taga-Brethren of Christ, Batangas po yan. Wow, okay, nakakatuwa naman. Pastora, tubig. Pag-iigim ng tubig, saan kayo kumukuha noon? Ay, trabaho ng mga lalaki yan. Oh, nag-iigim. Ang mga lalaki, ang nalala ko, meron, wala pa nung ano eh, wala pang, ano bang tawag doon? What do you call that? Wala pa mga sink-sink noon eh. Yung, what do you call that? Parang ginaganon siya? Bomba. Poso, binobomba? Na kailangan may dalabas pang tubig, ganoon. Tapos bibitin nila sa, what do you call that? A stick? Something like that. Yes. So, meron kaming ilang, what do you call that? Oh my gosh, may balde, Tagalog. Balde. No, Pastor. Drums. Drums, oh. Kasi po, nung mga bata kami, dahil nga masyadong connected ang papa sa mga American missionary, okay. Meron po, nakaka-receive po kami lagi ng, hindi pa uso na ng balikbayan boxes na pinapadala ng abroad. Ang pinapadala po nun ay mga drums. Hmm. So yung drums na yon, pag dumating sa church namin, maliit pa ako noon, bubuksan ng papa ko yon, ilalagay niya yun sa buong bahay, lahat ng miyembro tatawagin niya, kuha kayo kung ano magusto nyo, damit, sapatos, kahit ano po naggaling po sa Amerika. Then yung drum na yon, kung ilan yung pinadalang drum na yon, magsisave para sa amin, then yung ibang members na gusto rin, yun ang naaalala ko nung maliit ako. Yung drum na yon, nilalagyan namin ng tubig. Paka-generous ng magulang. May Batanggay niyong sumasagot, si Pastora Marilu Lopez, sabi po niya, binabalagwit. Oy, ang tagal ko na hindi na rin yung binabalagwit. Okay. Thank you. Balagwit pala yun, balagwit. Lagwit, yes. Okay. Siyam na magkakapatid, may away bata ba kayo, Pastora? Well, kasi during my time, ang malimit na talagang ka-close ko na kasi kasunod ko si ate siya eh. Yung pastora din ngayon, she's one of also associate pastor of Pastor Rod Almosara here in Hawaii. Hi ate siya, she's watching right now and the whole family in the lobby. Yes, they're watching right now. Actually, sa totoo lang, nag-uusap nga kami palagi, may naaalala ba tayo, nag-aaway tayo? Wala kaming maalala eh. Mga anak na ng pastor. Kaming dalawa, I'm talking about me and her. Kasi kami yung parang laging ano eh,
parang close. Kailangan siya naka-assign dito, ako naka-assign ako sa plato. Naka-assign ako sa plato at pagwawalis. Yan ang buhay ko ng bata. Sa mga nakikinig dyan, kung naaalala nyo, ako yung taga-hugas ng plato. Kung ang kakain pag Sunday ay 5 po, 6 na po, ganun karami ang hugasan ko. At saka, what do you call that? Naglilinis ako ng backyard. Kasi naalala ko yung likod, parang may puno siya ng mga mangga. So, syempre, pag may puno, laging may mga leaves na pumapatak. So, my job was to clean the backyard and help my brother, James. Ate Sharon, nasubukan niyo raw pong mag-igib. What? Nasubukan niyo raw pong sumalok ng tubig. Mag-igib. Sabi hindi, niya, hindi ko matandaan eh. Hindi lang daw po mga lalaki ang nag-iigib kasama. Oh, makapati siya. Oo. Yeah. Baka siguro nga, pero normally sa totoo lang trabaho talaga dapat ng mga lalaki 'yon. Kasi siya talagang dapat sa ano lang siya sa bahay, magluto, mag-ayos ng bahay, 'yun. May mga kanya-kanya kaming assignment. Pero si Ate siya, very ano kasi 'yan eh, parang all around siyang ate. Kaya nga yung mga naranasan ko in the ministry masyado, late na niya naranasan eh. Oh. Kasi normally ako, bata, tatatandaan ko, grade 3 pa lang ako, grade 4 pa lang ako, kasama na ako ng papa ko sa mga churches, nagte-testimony ako, I don't know if I was preaching, I wasn't preaching, but I was talking already in front of the congregation. I was 3rd grade, 4th grade, pag wala kami mga school. And then si ate siya naiiwan sa bahay. So, yun yung ano, yung all around po ang ate siya ko. Hi, ate siya. Teka, may bumabati pa sa iyo. Si Kuya Victor Bulanhagi. Ala, Oh, yes! Hi! Sabi niya, hello, Pastora Ruth. Nene ka pa last time na makita kita in person. Ah. Yes. It was actually 30 years ago na. 30 years. Si Victor Bulanhagi po ay kapatid ni Pastor Marcelo Bulanhagi ng Glory Christian Church, Batangas. Yes. We know him also. Yes. Teka, sumasagot si Heidi B. Acuña. Napunta pa daw kayo sa ilog, naglalaba. Ay, iba pang kwento yun. Yes. Uh-huh. I think once a week, like for example, sa Sabado, pupunta kami ng ilog. Ang tawag doon sa ilog, Ilog Tulo. Pupunta kami doon pag weekend Sabado, Friday night pa lang, yung lahat ng marurumi naming damit, kami ni ate siya at ng mama ko, tinutulungan namin si mama, tinutupi namin yung maruruming damit. Can you imagine that? Tutupiin para lang kumasya sa sako. Oh, kasi apat na sako ang daladala namin papunta sa ilog para doon maglaba. Kasi I have how many brothers na nauna sa amin? 5. Malakas silang magsuot ng pantalon. Lagi silang, what do you call that, yung mga liga sa bukid, yung mga basketball. Kaya kami ni ate siya, sumasama kami kay mama para maglabada. Pero ang trabaho ko lang during that time sa paglalaba is magsampay. Sinasampay namin sa sapa, doon sa ilog, doon sa mga kahoy-kahoyan, hanggang sa matuyo na lang siya. And then kapag tuyo na yon, ilalagay na naman namin sa sako. Babalik na naman yung kapatid kong either yung si Kuya James o kaya si Kuya Joram, kung sinong available, para kukuhanin, sunduin uli kami. So, actually, the whole day, nasa ilog po kami. Para lang maglabang. Yan. Yes. At pag uwi, nakatiklop na, dapat may nahuling tulya. Yes. May talangka. Nakaayos na. Kaya yung mga kapatid ko, ready na naman, suot na naman, ganyan. Oh, galing. Nakakatuwa. Sa inyong buhay pa po yun, Pastora, I'm sorry. Buhay pa po yung ilog na yon. Oh, ganun. Yes. Wow. At bumalik po kami doon for after many years. At I don't know if kung pinakita ko na sa anak ko, hindi pa ata nakita ng anak. Ay, nakita na ng anak ko. Kasi I tried to share with him all my childhood experience. Na wala kaming mga laptop noon, wala kaming mga gadget na katulad ng mga generation ngayon. Ang generation nung 1970s sa panahon ko ay iba sa panahon ngayon. So I brought him there. I think he was so young. And then he was like, "Really, Mommy? You're washing your clothes here? Is this a clean water?" Well,
whether it's clean or no. Meron pa po kaming tinatawag, mga taga Batangas, naaalala ko yung word ngayon, kuloong. Meron po siyang iba po doon sa labahan. Meron siya talagang parang maliit na tubig na umaalon. Pwede kang kumuha doon para inumin. Pero part siya ng ilog. Yung ilog pababa. Tapos yun doon sa taas. I don't know, ilog ang tawag namin. So. Now, those are our great memories. Yeah. Sabi ni Emerald Tamayo sa London, ganyan din po sa lugar ng nanay ko sa San Diego, Bawan, Batangas. Ooh. Sa batis naliligo at naglalaba. Ang saya-saya pag nagbabakasyon kami doon. Wow! Oh, yes! Nakakatuwa. Oh, sumasagot ang mga Batanggay nyo, kuloong, sabi ni kuloong, Mike. Yes. I said that a while ago, kuloong. Yes. Sabi naman ni Stephen Joe Casanya Alipoan, bukal ang tawag doon. Bukal. Yeah, you can call it bukal as well. Yes. Diba yan? Ang pinakatamang Tagalog, bukal. Yeah. Ngayon, Pastora, sa inyong siyam na magkakapatid, sino ang pinakamalaro? Sino ang pinakasutil? At sino ang laging napapalo? Sutil? Well, akala ko pinakapaborito. Mamaya yan, pinakapaborito. Pinakasutil? Makulit. I don't know. Like, sutil is like what? Like Makulit. Makulit. Oh, si Kuya Joram! Hi, Kuya Joram! Yung pasaway. Makulit, yeah. Makulit sobra. Hanggang ngayon, makulit. Kuya Joram, I love you. I love you, Kuya Jo. Pero yung masayang kulit. Kasi, can I share something? Kasi yes. I remember, dapat mamaya pa to eh. Sabi ni Pastora, wag daw ako magja-jump eh. Huwag muna. Sabi niya, kukurutin daw niya ako eh. Malayo ako, hindi naman niya ako makukurot. So. Nagta-thumbs up si Bishop Art Ornales. Nag-e-enjoy siyang nakikinig sa'yo, Pastora. Siya po yung spiritual father ng aking asawa. Diba? Praise dugtong, nagkakadugtong. Yes. Kaya nga, ang galing. Kumusta naman na po, Bishop Art, my friend? Hello po, Bishop. Teka, sadali. Ngayon, sa siyam, sino naman ang paborito? Oh, hindi na kailangan ipagpatagal ang sagot. Si Naomi. favorite talaga siya ng papa ko. Yung, not really, ewan po kung salitang favorite, yung parang naging kakaiba yung treatment sa kanya. Kasi, like for example, yung papa ko, okay, can I share this a little bit? Yes. Yung papa ko, pag pumupunta siya ng mga mission or alimbawa magta-travel siya, pagbalik niya, lagi siyang may dalang Totserol. Wow! For any kind of chocolates. Yeah. Pero, like for example, kinulang yung pera niya kasi mamamasahe pa siya, hindi niya pwedeng hindi bibilihan ang kapatid kong si Noemi. I love you, my sister. She's also here in Hawaii, Naomi. Wow, talaga naman. Wow, nakakatuwa. Yung tatlo kaming babae, narito kami sa Hawaii. Oh. So, hindi ko alam kung favorite yon or spoiled siya ng papa or something. Pero kami ni ate siya, nabibigyan kami kapag may extra. Pero uunahan ka agad kami ni papa. Uunahan ka agad niya ako, sasabihin niya ka agad sa akin. Alam mo na, bigay na natin kay Noemi to. Opo, papa. Eh, masunurin eh, di ba? Yan ang title natin ngayon eh, masunurin. Nako, mga ka-daily life sharing, madali talagang mahuli ang magulang na may favorite. Ha? Yung pag-umuwi, alam na agad kung sino yung binibigyan. At hindi binibigyan, yung hindi binibigyan, sumasama loob. Hey, mama ko, pwede kong ibukeng. Hi, mama! Mama, real talk, real life to. Baka nakakaan na to. Yung pinagpala ng Panginoon. Mama ko, of course, yung kanyang eldest, si Kuya Gideon. Oh. Okay. Lahat naman
kami ay lahat kami ay mahal at alam ko minahal kami at minamahal pa rin ng mama ko hanggang ngayon kaming lahat. Pero of course during that time nakita ko yung alam mo yon yung ganun kasi nga panganay. Yun ang matimbang. Kaya nga dapat na andun yung anointing eh. Kaya lang ito na naman ako, mamaya na ako magjo-jump. Mamaya na yan. So, mind ko kasi ako. Behave. Okay. di ba? May pagkakaparehasan kami. Yung baso ng kape mo, hindi yan tasa. Baso. Thank you, Sister Florence. That's your gift. Ay, nakakatuwa. Pastora, may bumabati sa iyo. Si Ever De Castro. Sabi niya, God bless you, Pastora Ruth. Yes, from BCP Batangas. Hello, Sister Ever. Yan. Wow, galing. Ngayon, nagkakaroon ng tip yung mga magulang. Huwag na lang magpapasalubong, nahuhuli pala daw. Eh, kasi ang dami namin eh. Oo nga. Halata nga naman, no? Halata. Ang dami eh. So, sige lang. At saka talagang, ganun palagi. Naging buhay na namin yun. Hanggang sa lumaki na. No, alam ng kapatid kong si Noemi. Hanggang sa lumaki na kami. Talagang my father, even when I was here with my father, talagang he keeps telling me about my sister Naomi. Oh, wow. He has a special place in my father's heart. Amen. May sumasagot pang isa, sabi ni Jeremiel Ilagan. Hello po, Ate Ruth, Ate Pastora Ruth. I'm watching now. Hello daw po from Brother Moding and Sister Efren. God bless you po. Mga members pa po sila, yung mga magulang nila, members pa po ng Papa way, way back then. And then ito po mga anak, sila na po yung mga na mentor namin nung mga panahon kami na ang humahawak ng gawain. Wow! Ngayon po ay halos lahat ng mga minentor ko noon at ni Ate siya, kami kasi ang naiwan sa gawain. Most of them are pastors now. Wow, talaga no. Tingnan mo, you produce your kind. Amen. Wow. Praise to God be the glory. Wow, what a great God we have. Patuwa naman. Yeah. Okay. Kasi kailangan may pasa natin eh. Kailangan may pasa eh. Yung masama, ipinapasa ng masasama yung kapwa kasamaan nila. Eh dapat yung kabutihan ipasa din natin. Praise God. Yes. Kailangan natin yun. Okay, Pastora. Po. Kumusta naman po ang love and discipline ng mga magulang ninyo sa inyong siyam na magkakapatid? Well, ang mama ko kasi, medyo siya, lagi nga sinasabi nila na parang masungit, mataray pagka yung talagang nagkamali ka, kukurutin ka niya. Alam mo yung typical na ina, ganon. Pero more on ang mga kapatid ko, halos kami, parang laging mas takot lagi kay Papa. Kasi si Papa medyo madalang magsalita, pero pag nagsalita, may laman. Oh. Yes. So like for example, pag may nagkamali sa aming isa, hindi naman niya talaga ipahihiya. Kasi may isang insidente na talagang hulaan na lang ng mga kapatid kong kung sino sila. Hindi ko na mag-mention kung sino sa kanila, hulaan nila. May isang insidente, Pastora, nagpipreach ang Papa ko sa pulpit that morning. Eh, yung parang, yung tumataya sa Huweteng sa probinsya. Uh-huh. May tumaya sa Huweteng, isa sa mga kapatid ko, ginamit ang pangalan ni Pastor Tupas, nanalo sa Huweteng. Wow! Anak ng Huweteng. Anak ng Huweteng! Nagpipreach! Nasa stage siya, sa isip-isip daw niya, wow, praise the Lord, dumalo na dito sa gawain ng Panginoon ang magwiwetin niya. Yun pala, kaya umaten, Pastor, in the middle of the congregation, mayroon sasabihin po ako sa inyo kasi po nanalo po kayo sa huwetin. Alam niyo kung sino sa inyo, alam niyo kung sino kayo. Kinonfirm ni ate siya, sabi ni ate siya, oh no, lagi nilang ginagamit ang pangalan ni Papa kasi nga, pag pangalan ni Papa, parang laging may blessing. Kahit sa kasamaan, napapabuti. Kasi nalangalo kahit kasamaan eh. Kaya, ang discipline na nakita ko doon, my father wasn't even scold my brother during in the middle, kahit na ano nangyari.
But after nung umalis na yung mga tao, tinawagan yung kapatid ko at the back do sa church, sa mismong labas ng likod ng church namin, yung kapatid ko, parang time out. Nilagay siya sa time out. And then my father explained it to him. And then ever since, wala nang gumamit sa pangalan ng papa. Oo, alam mo, Pastora Roth, may pagkaano yan, hawig, di nga lang sugal. Lagi lang sinasabi, isama natin si Pastor doon kasi lagi may swerte. Pagkasama, ginawang anting-anting. May nanalo na. May nanalo na. Pastor pa, hindi nagtaya, nanalo. Di ba naman, pwede mo bang sabihin, hinabol ng biyaya yun? Eh naku, pwede sabihin ng isang member, naku, sayang naman yun. Eh, tama-tama, maliit ang income ng church, marami tayong babayaran. dinala ang church sa pansamantala, hindi sa kasiguruhan. So, hindi ko alam yung intention kung ano, kasi katuwaan niyo nung lagi nung araw yung may mga tumataya sa mga loto, yung mga ganun ba, yung mga games, and then you know, nagagamit yung pangalan ni Papa, kaya parang bata pa lang ako, parang may halong naiinis ako na hindi na, bakit ganon? Something like that. So, yeah. Yes. Okay, Pastora. Iba pala talaga ang kwentuhan ng usapan pag siyam. Ang daming masasayang tagpo ng buhay. Okay, last kong tanong. Sa pananamit, dahil siyam kayong magkakapatid, naranasan niyo ba yung tinatawag na hand-me-down o yung pasa-pasang mga damit? Pasa-pasang sapatos? I think may mga time din ganun eh. Hindi ko na masyadong maalala sa mga kapatid ko. Ang naaalala ko na lang yung during my time with ate siya. Alam ko once a year, pagka Christmas eh, bibilhan kami ni mama, halos terno pa kaming dalawa palagi. Or minsan, bukas na yung Christmas party, ngayon pa lang ng hapon eh, umiiyak na kami, nasa na yung damit-damit bago, wala pa kaming damit na bago. Bukas na yung Christmas party. Hindi ka nag-iisa. Pastora, bakit gano'n ang buhay? Hirap eh. Ang hirap eh. Bago bumili ng bagong damit, pagkain muna eh. Correct. Yung lagi sinasabi ng mama ko. Oo. Pasok kami sa school. Bukas na ang school, di ba? Normally, a month yung iba, bumibili na ng mga gamit. Minsan bukas na yung pasok, nakapasok na kami. Minsan may kulang at kulang pa rin. I love you, Mama Leeds. Kasi yun ang katotohanan, di unahin na lang yung pagkain. Oo, yun. Kasi as a mother, na iniwanan siya ng isang full-time pastor na meron siyang na anak na aalagaan at kakalingain at pakakainin. Ang mahalaga din yung pakakainin araw-araw Di ba, siguro yung pagsermonan niya o disiplinahin niya, yung papakainin mo eh. Sa Pilipinas pa laman, may breakfast na, may lunch, may snacks pa, may dinner. Oo nga. Kanin sa umaga, kanin sa tanghali, merienda sa hapon, merienda pa rin sa kanin pa rin sa hapon. So, talagang, di ba, walang ulang pastor eh, basta may kanin. Yun nga eh. Hindi ka naman mamamatay yung walang notebook. Mm-hmm. Matay ka pag walang pagkain. Yes, totoo yun. Totoo po. Nako, Pastora, napakaganda naman ang sinasabi ni Mami Leonila Buena Obra. I love my daughter-in-law. She is so nice to us. I love you, anak. And thank you for sharing God's word to us. Wow. Hinahamon ko nga siya, Pastora. Sasabihin ko na kay Pastora Bea, usap ang magbiyanan. Wow! Kasi, kung nagpadala ang Diyos ng napakabutit, napakababait na biyanan, ako ang nakakuha ng isa. Wow! Nasa loko ang isa. Oy! I love that. Gusto ko yan. Pastora Marivic, i-schedule na si Mami Leonila Buena Obra. Ayaw pa ni Mama. Ayaw pa niya. Hindi, mag-uusap lang kami niyan. Kami mag-uusap. Ako nang bahala. Kasi shy type siya sa camera. Mag-uusap tayo niyan, Mami. Masaya to. Ngayon po, Pastora, ang kasunod kong tanong. Nung mga bata kayo, dahil siyam kayong magkakapatid, nabanggit mo nga, di ba, ang mga magulang mo yung mga pastor. Lahat po ba kayo ng mga bata ay involved na kayo sa church? Opo. Actually, nung hindi ko pa panahon, nung panahon pa ng mga nauna yung mga lalaki, according to my parents' story,
sa amin, ay nung maliliit pa yung mga kapatid kong lalaki, active sila lahat. May mga tanim, rooted sila in the Word of God. Mm. Tumutugtog sa church, kumakanta. Mm. Nagkaroon na lang ng changes nung palagi na lang si Papang out sa mission. And then, lagi naman silang sinasabihan ni Papa na huwag kayong babarkada, pipiliin yung mga kaibigan nyo. Doon lang nagsimula sa word na yon na hindi nakinig, na hindi napili ang mga minsan tamang kaibigan na kung saan ay nagdala sa kanila sa mundong buhay, kaya sila unti-unting napalayo sa Panginoon. Mm. But they were all rooted by the Word of God. Wow. Wow, talaga naman. Okay. Sige, Pastora, let's move on. Nakakatuwa ang ginawa ng Diyos sa inyong pamilya. Mga ka-daily life sharing, are you following? Napakaganda ng foundation ni Pastora Ruth. Oo, silang siyam na magkakapatid, Pastor Dong. Napakaganda ng picture, Pastora. Oh. Kasabihin mm-hmm. natin, napaka-down to earth. Mm-hmm. Pero yung mga bunga ng mga naniwala ay sulit talaga. Amen. Yan. Oo. Okay, Pastora, dahil kwento mo naman ito, pag-usapan nga natin nung mag-aaral ka na. Ang una kong tanong sa iyo, nung mag-grade 1 ka na, marunong ka na ba kaagad magsulat ng pangalan mo? O sa eskwelahan ka pa lang? Oh. Hindi po, medyo slow learner ako. Oh, slow learner po kayo. Yeah. Kwento nyo nga po sa akin yung pag-aaral ninyo nung elementary. Hindi masyado nga. Pero in the middle, parang nakaka-catch up ako. Kaya nga na, parang I remember, parang first and second grade lang yata ako napasama sa top 10 eh. Mm-hmm. Pero naging ano pa ako noon. So, nung bata ako, yun ang naaalala ko nung elementary ako. Mm. Aral lang ako ng aral. Mm. Nihahatid ako ni Papa kami. And then, afternoon, susunduin kami uli ni Papa. Malayo pa lang si Papa, nakaabang na siya sa akin. And there was always a word na sinasabi niya sa amin. Every time kami papasok sa eskwelahan, I'm speaking sa sarili kong karanasan, hindi niya nakakalimutan na tuwi kami papasok, God bless you. Wow. He always bless us every time we go somewhere. Wow. Yes. Pero naalala ko yung elementary ko sa mga classmate ko dyan. Kung naaalala niyo pa ako, si Ruth pa rin. kilala kasi ako as yung parang maliit. Napakaliit ko, parang grade 1 to grade 6, parang hindi nagbago yung ano eh. Di ba yung sa elementary, yung pag-ubaawit the national anthem? Opo. Lagi ako nasa unahan eh. Grade 2 na nasa unahan pa uli ako. Grade 3 nasa unahan pa uli ako. Grade 3 nasa unahan pa rin ako. Eh nung elementary ako, naaalala ko, may Nutriban. Uso yung Nutriban. Pinamimigay, kailangan libre yun. Lalo na sa mababa ang timbang, ganon. Sorry po, tabi-tabi. Dahil maliit ang timbang ko, maliit na akong babae, magaan pa yung timbang ko, kaya yung Nutriban ko, doble. Binibigyan ako ng extra. Oh. Wow. Yes. Binibigyan ako ng extra. Oh. So, naaalala ko 'yon na yun ang buhay ko ng elementary eh. Wala, pasok lang, pag-aaral. Hindi ko matatag, parang grade 5 yata nag-start akong may time na sinali nila ako sa storytelling or declamation ba 'yon. So, mga ganon. Na buhay. Kasi ang childhood ko parang ano eh, more on sa church eh. Oh. Pag-aaral, pero pag wala ako sa school, bahay, linis bahay, laba, hugas plato, magwalis ng harapan namin. Yun ang ginagawa ko palagi eh. Oh. So, Pastora. Grade 1 ako noon, 7 years old. So, yun yung mga ibang, mga konting nararanasan ko na naaalala ko ngayon. Pero marami din akong naaalala ng magagandang karanasan ko outside nung nasa elementary ako pag wala na ako sa school. Oh, sige po. Yes. Share niya sa amin yan. Pwede na po bang i-share? Sige. Elementary, outside the school, you can share. Opo, yes. Actually, I was, I believe, eight years old, something na ata ako noon eh, when I saw my first vision. I share it to you, I think nabanggit ko to sa'yo minsan. I was naglilinis ako ng backyard namin sa likod bahay, of course, namin. And then, yung winawalis ko, sa halip na damo ang makikita ko sa winawalis ko, hindi ko nakikita yung damo. Ang nakikita ko,
ay something na like bahay namin, na doon ako, na doon ang papa ko, at may isang Amerikano. Oh. And so parang sabi ko, ano yun? May nuno? Alam mo, di ba nung araw sa probinsya? So oh, nagtatakbo ako, iniwan ko yung walis ko doon sa likod bahay, nagtatakbo ako kay Papa, sinabi ko kay Papa yung kwento. And then right away, pinuntahan ako ni Papa doon sa place mismo kung saan ko nakita yung vision. Sabi ng Papa, luhod, lumuhod ka at itaas mo ang kamay mo. O sige, huh? Sabi ni Papa, lumuhod daw eh, taas ang kamay, o taas ang kamay, suko na ako, suko. Yung kwaya ko ipinanalangin ng Papa ko at sinabi niya na, sa tamang panahon ay magaganap ang iyong pangitain. Wow. Hindi ko alam ang word na vision. I was only 8. Ano ba kinamalayan ko sa salitang pangitain? Or wow, ang alam ko lang panaginip na nauntog ako, na naginip ako, ganon. Yeah. Pero pangitain is so malalim na salita sa edad ko pong yun. Sino ako para makakita ng ganung bagay? At during the time, sa Philippines, di ba, yung mga drugstore, kapag Christmas, namimigay sila ng calendar, right? Oo, tama. Ayun ko, natanda ko sa probinsya, namimigay. Ang mama ko pagdating, may kalendaryo ng Mercury Drug, may kalendaryo ng store, lahat ng iba't ibang klaseng kalendaryo. At yung po yung vision kong yon ay nangyari January. Kaya natatandaan ko yung vision na yun. Sinulat po ng papa ko doon sa kalendaryo ng Mercury Drug, yung finiflip pa yung Mercury Drug calendar. Kaya lang po, hindi ko na nakip yun kasi dumating po yung point ng malakas na bagyo na nagiba yung bahay namin, nasira po lahat halos ang gamit. Yung nasama po yung calendar na yon. But that was, ako po ay 8 years old. Pero may fulfillment po yon after many years. Wow. Wow, grabe. Kakatuwa naman si Pastora. Alam mo, Pastora, ang vision is more than picture and more than image. Yes. So, ang vision ay is a message. Mm-mm. Yan yun. Kaya minsan, maraming nanununo kasi ang nakikita kasi ay mga bagay lang pero hindi nila nakita yung napakaliwanag na message. Mm-mm. Kaya yung ama niya nakakita nung message na yun. Mm-mm. Kaya dinala yung bata doon sa lugar na kung saan doon niya nakita ang pangitain. Mm-hmm. Oh, napaka-wise nung ama. Madali niyang na-catch yun na anak ito sa tamang panahon, mahihinog yan sa buhay. Wow. Yes. 8 years old, Pastora, single out ka kagad ng Panginoon. Yes. Yan oh na. No! I'm not ready for this. Grabe, ano? 8 years old. Ganun pala kapag ka naaalala mo yung nakaraan na. Natapos eh, after many years na, pinulfilled ng Lord yung vision. Hindi lang basta nang nakita ko siya. Talagang pinulfilled ng Lord. At dumaan pa ako sa iba't ibang steps bago mapulfilled yung vision. Pero challenge ko to sa mga kabataan ngayon na kapag talagang naging faithful ka sa Panginoon, nag-obey ka sa Panginoon, talagang He's gonna be faithful to you until the end. That's true. Ituto pa rin niya lahat ng sinabi niya. Hindi pwedeng hindi. Magkakamali na ako, magkakamali si Pastor Dong at si Pastora May, magsisinungaling tayo pero hindi magsisinungaling ang lumikha sa buhay natin. Amen. Totoo yan. Kasi kanina, yung aking message kaninang binanggit sa bago tayo nag-live, sabi niya sa Ecclesiastes chapter 3, verse 14, alam kong ang lahat ng ginagawa ng Diyos ay magpapatuloy magpakailanman. Yes. At wala tayong maaaring idagdag o ibawas dito. Ginagawa ito ng Diyos para magkaroon tayo ng paggalang sa Kanya. Mm. Yes. Yan ang matindi. Amen. Kaya ang pangitain, Pastora, supreme yan. Kumbaga, yan yung final say sa buhay mo. Mm. Kaya sabi niya kanina ni Pastora Ruth, pwede tayong magkulang. Pero ang Diyos hindi kakapusin. Yes, no. Amen. Wow, talaga naman. Yeah, congratulations, Pastora Roth. To God be the glory. Praise the Lord. Yes. Amen. Grabe. Okay, Pastora, nung elementary po ba kayo? Achiever po ba kayo? Meron ba kayong best, most, or top, honor? Yun lang na naaalala ko, yung first and second, para nakasama naman ako sa top 10 eh. Oo, oh, yeah. Pero naiisip ko yon kahit nung high school ako na parang hindi ako masyadong achiever sa school but I'm a soul winner. Mm. Oh. Wow.
song leader ka na noon. Nakakatuwa naman. Yes. I was a soul winner even when I was young. Grabe, ano? Wow, yeah. Soul winner. Naiintindihan na. Elementary pa lang. Paanong magwagi? Okay. Pastora. Yes. Ngayon po, ang kasunod kong tanong ay, may best friend ka ba nung elementary? Opo. I kailang hindi ko na siya makontak ngayon. I don't know where she is right now. Maybe she don't have the Facebook or social ano. Betty Javier, actually she was my best friend. Yes. If she's watching, hi. Yan. Marami pa eh. Emily Frane. Yeah. Yes. And Annabelle Paulino. Yes. So I remember those. Sila yung matatalino. Ako matalinaw. Yan naman talaga. Ano kasi ako, bibo lang ako. Verbal po ako, yes. Di ka talaga lalayuan. Kasi sa lahat ng naaalala, mga bebo sa church eh. Bibo? Bibo pala. Bisaya naman kayo. Kaya sa eskwelahan, Pastora. Ay, okay naman naman. Bisaya mang yud. Uy! Ayun! Bisaya ang mother-in-law ko. Adi-ay! From Davao. Yes. Ay, magkasinabtanay me. Oh, Ignacio. Okay. Sandali, Pastora. Bago tayo magpatuloy, may nais na bumati sa iyo. Live via Zoom. I-welcome natin ang lingkod ng Diyos. Iyon. Ayan po. Araw magandang hapon sa inyo lahat. Pastor Dong and Pastora May and Pastora Ruth. Isang magandang hapon sa pagpapalakas. Yeah, actually before when I was young, we call him Papa Eloy. Yes. Until now, pag ako ina-address niya, Papa Eloy, Mama. Kaya minsan gusto ko siyang i-address na pastor, pinapastora niya ako. Papa Eloy, may sasabihin ako sa'yo, may itatanong ako sa'yo. Mama Ethel, ganun po ako. Yes. Kasi meron naman kaming mga memories din nung mga bata yes. kami. Kasi wow. Later na lang, pag tinanong ni Pastora. Okay. Matalino. Yes. Isang tanong, isang sagot. Oh. Dapat ako ang teacher mo. You are a very smart kid. Okay, actually, Pastor Eloy. Yes po, yes. Ano po ang naaalala ninyo kay Pastora Ruth at ano po ang masasabi nyo sa kanya? Unang-una, nung mga bata pa sila, nag-i-stay sila sa amin during vacation, yes. Pagbakasyon. Kasi ang mentor ng aking ama, na siyang unang pastor, ay ang kanyang papa, si Pastor wow. Ramon. Actually, si Pastor Ramon din naman ang aking mentor, lalo na sa Signs and Wonders. Yes. But nadi ako, maaga akong nabuksan ang paniniwala na ang Diyos ay gumagawa ng himala sa panahon ngayon. At ang mentor ko ay si Pastor Ramon. Kaya ngayon, sina Pastora Ruth, si Ruth at saka si Sharon, mayroon pa isang kasama, kaibigan nila, si Grace. Si Mary Grace. Nag-i-stay sila sa amin. Nag-i-stay sila. Nag-work ako noon sa Manila. Pag umuwi ko, nakikita ko sila, hindi ko pa sila masyadong kilala. And then, nung makilala nila ako, nung magtagal, nung ako'y nag-asawa, tinawag na nila kaming Papa Eloy and Mama Ethel. Mama. Kasi, wala na aking ama, pumupunta pa rin sila dito. May asawa na ako. Yes. At tinutulungan nila kami sa ministry. Kasi bagong-bago lang yung aming gawain dito. Mga 2 years, mga yes. 2 taon pa lamang. Medyo naulila kami ng pastor dahil pumunta yung aming mga dating pastor sa ibang lugar. At ang nag-rescue noon ay si Pastor Ramon. At ang pinadala niya mga manggagawa, ang kanyang mga anak. Kaya para din namin silang mga kapatid noon. Kaya kasama sa bahay, bagamat nakabukod sila ng isang room, kasama nila namin magkakapatid, kilala kami lahat magkakapatid. Yes. Kaya, masaya yung aming panahon noon. At nanalala ko kay Ruth, kanina pa ako nakikinig, ang hindi ko malilimutan, siya talaga yung pinakamaliit. Pero hindi ko malilimutan yung masasayang araw, lalo na sa ministry, yung kanilang pag-alalay sa amin, sa mga pagtuturo ng mga songs. Yan. Tapos hindi lamang dito sa bahay. Pag may gawain naman doon, yung pinaka-evangelistic night or gawain sa gabi, pumupunta naman kami sa kanilang sa Barangay Tulo. Malayo yon, mga around 20 kilometers pa layo dito o more than that.
Pupunta kami doon, doon naman kami nasa sa kanila. Malimit din ako sa kanilang bahay. Yung kinukwento niya kanina pa, ako ay from the very beginning na nakikinig ako. Lahat 'yon ay tunay, lahat 'yon ay totoo. Nasaksihan ko 'yon sa kanilang pamilya. Kaya yung aking upbringing, yung aking mga bahagi ng paglilingkod ay isa sa inspirasyon ko talaga yung family nila, lalo na si Pastor Ramon. Hindi ko malilimutan. Wow. Si Pastora Ruth, si Pastora Sharon. Yan, hindi ko malilimutan. Parehong pastora na sila, magkapatid. Yeah. At yung bunso namin, pastor na din ngayon, si Pastor. Ah, ganun. Okay. Actually, gusto ko silang imbitahin dito sa church siguro pag umuwi sila dito. Grabe. Good. Okay, Pastor Eloy, bago po namin kayo bitawan, ano po ang mensahe ninyo kay Pastora Ruth at sa iyo kanya? Ah, okay. Unang-una, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil kahit na napakatagal, actually more than 33 or 34 years ago nung makasama ko sila, ilang years din yung mga 2 years. At ang masasabi ko lang ay salamat doon sa patuloy na koneksyon, dahil nung mamatay si Pastor Ramon, talagang in-invite nila ako para mag-speak sa isang gabi. Hindi nila nalimutan. Hanggang ngayon naman, lagi ko pa rin siyang nakaka-chat pag may mga kailangan o may mga itatanong bawat isa sa amin. At isa sa hindi ko malilimutan kay Pastora Ruth, yung nung siya umuwi galing Hawaii, pinasalubungan niya ako ng book. Ang pangalan ng book ay, ang pamagat ng book ay, I still remember, ang author nito ay si Wayne Cordero. Okay. And it's a very good book. No? Hanggang ngayon, hindi ko malilimutan yung book na yon. Binasa ko talaga yung book na yon. So, yung kanyang pagiging napaka-sweet ni Pastora, ni Ruth sa amin, lalo sa aming mag-asawa, napakabait niya. Wala akong masabi. Tunay yon. Wala akong nakita na nimisan. Hindi ko nakita silang nagalit, nagtampo, nag-away sa mahabang panahon kasama namin. Pati yung kanyang mama, napakabait, talagang super bait sila. Pastor, si Pastor Ramon, lalo na yon, para ko na rin magulang. At kaya kay Pastora, alam ko mas marami pa yung maaabot, mas marami pang mapapagpala sa iyong buhay, mas marami pang magagawa na pinapagawa ng Diyos. At alam ko na hindi yung mga natutunan natin sa iyong papa at yung mga natutunan natin sa ating mga paglilingkod ay maipapasa natin sa ating mga susunod na generation. Amen. So God bless you more and more blessing, lalo na sa iyong ministry at sa iyong thank family. You. Amen. Thank you, Papa Eloy. I'm not gonna change that. Pastor Marcelo, Papa Eloy. Salamat, salamat. thank you, Pastor Dong and Pastor May. Yes. Really a surprise. Okay. Yeah, God bless Pastor Eloy. Sabi po ni Sharon Rose Belbes, Papa Eloy, we miss you and your family. Wow. Okay, we miss you too. Okay. Yeah. Hindi ko malilimutan yung kanilang buong pamilya. Yan, salamat ng marami, Pastor Eloy. Pinaunlakan mo po kami, pagpalain kayo ng Panginoon. Amen. See you sa March 5. Nandyan po kami sa Batangas. Okay. Yan, God bless po. Okay. All right. Patuloy tayo, Pastora. Salamat. Oo. Nakakatuwa. Masaya ka ba? Nakita mo bigla si Pastor Eloy? Yes. Kasi alam mo yun, yung mahalaga kasi yun eh, kung yung mga memories natin nung araw. Napakagandang alalahanin na noon pa man ay mabuti na ang Panginoon. Wow. Lagi ko itong sinasabi sa sarili ko, God is good not because life is good. Kahit hindi mabuti ang buhay, God is always good. Yes, that's right. Absolutely right. Amen. Ngayon, Pastora, let's move on. Galing. High school life. Your high school life, kumusta? I move on na kaagad. Ayaw mo pa mag-move on? Elementary pa lang balin tayo. Eh gusto ko na ikaw tumulad pa. Sige, kwento mo muna. Kwento mo pa. Sige. Hindi na nga siya makamove on. Elementary muna tayo. Kaya abutin tayo ng part 10 nito. Naaalala ko kasi yung during my time nga nung elementary ako, na sinasama na ako ni Papa sa mga churches. Yung nabanggit nga ni Papa Eloy kanina, ni Pastor Marcelo, na hindi lang sa church nila, kahit nung araw pa, nakakarating ako ng Laguna or kay Bishop Doming Sarmiento. Hello po, Bishop.
sa ilat nga kay Pastor Del and Pastor Vic ng Batangas to God Be the Glory Christian Fellowship. Yung alam mo yun, yung bata pa lang ako, elementary pa lang ako, pag walang school or weekend or walang school ng weekdays, kasama ako ni Papa sa ministry. Wow, grabe. Parang may shadow na kaagad, may shadowing na nangyayari na hindi ko alam. Hindi ko alam na may shadowing yun. So, isa pang magandang experience na naalala ko nung maliit pa ako, elementary, kasi nasa elementary pa to eh. After ng preaching ng Papa ko sa church, pagkaalis ng mga tao, kailangan ilalak na nung kapatid ko yung simbahan, isasarado. Hindi niya alam, nasa loob ako, nakatago ako sa likod ng pulpit. Kasi pag wala na silang lahat, tatayo na ako doon sa pulpito, ang liit-liit ko, magandang umaga sa inyong lahat, purihin ang Panginoon. So parang ini-imitate ko yata si Papa. Oh, wow! Parang ganun ang maaalala ko. Ilan taong ka nun? Siguro mga 8, yeah. 8, wow. 9. Ang galing. Yeah. Natumat 7, parang mga, basta bata pa ako eh, ini-imitate ko siya. Tapos, minsan nakita daw ako ni Papa kasi yung kwarto niya makikita mo kapag hindi masyadong nakasarado yung bintana ng church kasi napakalapit lang ng pastoral house doon sa church. So nakikita niya ako. So nung nasa Hawaii na ako, pinaliwanag niya sa akin lahat yon na bata ka pa ay inihahanda ka na ng Panginoon. Wow, ganyan nakalusog ang iyong spirit, bata ka. Yes. At minsan ay meron din ako pagtatanong sa kanya na baka naman kasi ikaw lang ang tinawag, bakit dinadamay mo kami? Pero napakadaling question, pero nabawi ka agad. Kasi nga, obedient tayo eh. Masunurin tayo eh. Pag sinabing taas ang kamay, luhod, luhod. Elementary po kami noon, kailangan, aalala ko, pag dumarating kami from school sa bahay, yung TV namin nakalock yun eh, may ano yun eh, may ano man tawag doon, may window, yung may door. May sinsi. So ang channel noon dapat iisang channel lang. Hindi, if I'm not mistaken, si Pat Robertson yata ng mga panahon na yun eh. Tuwing after school, kahit na naaalala ko, sasabihin ni Papa, luhod, lay hands kami sa TV, nananalangin kami. Parang yun ang buhay ko nung elementary sa kanya. At minsan nga si Papa ay umalis ng bahay namin. So sabi ng Papa ko, itatago ko itong susi. Huwag mong sasabihin sa mga kapatid mo kung salang ng susi ng TV. Eh meron ako isang, naalala niyo yung makulit kong kapatid. Saan nakalagay ang susi? Hindi na pwede kasi sabi ni Papa, huwag daw ilalabas ang susi kasi bawal tayong manood ng worldly na mga palabas. Bawal kami manood ng mga ganon. So, nakaalis na. Siyempre, nakuha ako sa piso. Nasuhulan. Piso. Nasuhulan ako sa piso. Mahilig ako sa panutsya noong araw. Kasi sa Batangas, uso yung panutsya. Masarap panutsya ng Batangas? Sabi ng kapatid ko, masarap bilhin doon ng panutsya. Ituro mo, madali lang. Hindi malalaman ng Papa yan. Walang makakaalam. Ayaw tayo. Binigay ko. Nanood. Nakapanood ng gusto nila. Sabi ng mama ko, delikado kayo kay Papa niyo pagdating ni Papa niyo. Wala ka nakakaalam. Malibang isumbong niya. Isumbong niyo, di ba? In short, after a few days, biglang bumalik ang Papa, surprise. Kung manonood siya ng TV, alam niyang may nagbukas ng TV. Pero nakalang. Bakit? Nakalimutang i-change yung channel. Nakalimutang ibalik. Dahil sa piso. Kaya noon, never ko na yung ginawa. Tignan mo, Pastora, kung lumipat na tayo, hindi na marinig. Ay, nakakatuwa. Meron pa ba? Meron pa bang kwento elementary, Pastora? Parang puro church, nag-enjoy ka sa church, ha? Oo, yeah. Nag-enjoy ako, bata pa lang ako, parang kasama na ako ni Papang nagsasalita ako eh. Naaalala ko lagi pagsasalita. Nagsasalita ako in front of the congregation. At saka meron kaming grupo, ang tawag sa amin, Missionette Singers. Oh. Meron ako isang karanasan, sabi nung nagtuturo,
wag na daw kong isali doon sa aawit yata kami sa isang church na nagsisimula. I believe Jesus is Lord Fellowship during that time. Do I have to mention the church now? Nagsisimula pa lang sila ng Batangas chapter noon. Ang Papa ko ang laging nai-invite na magsalita. Parang si Papa Eloy kanina. Kasi nga, ang Papa ko isa sa pinakamatandang pastor. Can you imagine naman, 1958 pa lang nasa Batangas na siya. Sila yung siyang namumuna doon. So, nagkataon nung maliit ako, dahil nga bibo ako eh. Napaka-bibo ko. Wala, hindi ako mahiya, hindi ako nahihiya. Kasi sintunado ako, kumakanta ako eh. Sabi ng Lord, make a joyful. Hindi naman. Okay. Sabi ng Lord eh, make a joyful noise. Eh, di nag-make ako ng noise. Sabi nung nagtuturo, eh baka hindi na lang isama muna si Ruth kasi ang lakas ng boses, eh sintunado. Nako, tumakbo po ako sa bahay ng Papa ko. Sabi ko, Papa, hindi na lang ako isasali kasi sintunado ako. Sino nagsabi sa'yo? Pinuntahan ng Papa ko. O ganito na lang, pagkakanta ka, hinaan mo lang ng konti. Hinaan ko siya pero pag bandang huli talagang... Bigay na bigay. Bigay pa rin eh. Pero paborito ako ng mga audience. Nasaan ang sintunado? Sige nga, paborito ng mga audience. Maraming nakapagpala. Nagiling ng audience. Ay, nako. Sige na nga, Pastor. Binibigay ko na sa'yo. Sige na nga, tapos na yun. Okay na ako. Marami pa akong ma-share eh. Baka sa halip na may part 1, part 2, part 3. Naku, delikado to eh. Magawa ko ng pwesto si Pastora Vicky Almusara. Sige ka. Ay, Mami. Nanonood si Mami. Ay, naku, grabe. Nakakatuwa naman. Galing. Pastora, alam mo, yan ang kahalagahan ng isang bata na tinaniman ng ganyang kaliwanag na mensahe. Mm. Yan ang napakayaman. Lahat ng bata, kahit minsan labag sa kalooban minsan nila kasi may gusto silang gawin. Mm. Pero ang mga magulang, kailangan ay magiging ano sila eh, decisive. Yon. Kailangan ang mga magulang, tanim lang ng tanim. Sa una lang naman labag sa kalooban. Ngayon, nagsipaglaki, tingnan mo, ngayon nila naintindihan. Wow. At saka, Pastor Dong, may natutunan ako sa kanya. Oo, ano? Hindi talaga yung pagandahan ng boses. Oh, yun, yeah. Ate Jonalyn, I love you. Alam namin maganda boses mo. Pero, tignan mo siya, audience impact. Pastora Ruth, naalala ko noon. Pastora Ruth, ako ay, di ba, may mga kanta. Sabi ng ano music director, di daw ako pwedeng mag-song lead kasi di raw ako nakakatalon, di ako nakasayaw. Oo, parang nung mga time na yun, gusto ko nang gumive up yata sa paggawa ng kanta at pagkanta at paggitara at pag-lead ng ano ng isang song leading. Parang gusto kong bumigay. Sa kakabasa ko, nabasa ko yung Psalms 150. Ang sabi doon, ang requirements, let all that has breath praise the Lord. Yun! Yun lang naman sa palang sinabi, let all that has breath. Hindi naman sinabing, let all that has complete fit. Oo, let all that has breath lang naman. May hininga lang pala ang susi eh. May hininga lang pala ang kailangan. Lahat ng may hininga, magpuri sa Diyos. Hindi sinabing, lahat ng may kumpleto lang na paa ang magpuri sa Diyos. Oo, kailangan natin makita pala yung pastora. Kaya sabi doon eh, huwag isama si Ruth. Kasi, nako, sintunado. Pastor, malakas ang boses ko. Oo, oh, malakas. Natatabunan ko yung magagandang boses. Huwag niyong mamaliitin ang maliit. Oh, dahil may nakatagong malakas dyan. I love you all, my mission at commission at singers. I love you all. Pero kailangan din ng boses isang pastora. Ha? Oh. Oo, hindi naman ibig sabihin nakalusot okay. Tayo nung time na 'yon. Okay na. Move on na ka. Kaya sa daily life sharing kahit na daw walang tono, sabi nga ni Julianne May Capaye, pasok. Bakit? Hindi naman ito singing contest. Yun. Pangpagising contest. Oras ng tulugan alas 12. At
hindi natin namamalayan. Oy, sister, 3:30 na. Mag-usap na tayo ng high school. Oh, kasi parang sinabi mo, Pastora. Ano ba? Pampagising, ibig sabihin, ganun, pampagising si Pastora Ruth. Aba, alam mo ba, ang mundo lumiligaya ng walang katotohanan? Oh. Lumiligaya paglaseng. Lumiligaya sa mali. Oo nga. Oh, ito, lumiligaya ka sa tama. Eh, dito na tayo sa tama. Oh, yun. Ay, talaga naman. Kaya, Pastor Ruth, eh, kahit ka pa mag-parten, pag lagi naman tama, tatamaan sila. Naaalala ko, pag bumababa kami ng stage, yung mga tao, oh, yung cute-cute mo naman, ang galing-galing mo naman. Sabi, sintunado to ako, eh, magaling pala ako. Alam niyo po ba, ang lagi sinasabi ng papa ko sa akin, anak, natatabunan ang boses mo ng glory ng Panginoon. Wow. Kasi nabe-bless ang mga tao. Amen. Nabe-bless kasi sila. Kaya sila nabe-bless, hindi dahil sa maganda mong boses, nabe-bless sila dahil sa glory at joy na binibigay mo sa kanila. Wow, amen. Yan ang matindi. Yan. Okay, Pastora, bago natin pag-usapan ng high school, may humahabol, nais bumati sa'yo. Mukhang ang dami mong fans ngayong araw na ito. Oo nga. Wala ba yan? Oo, masusurprise yan na naman siya. Oo. Sino kaya yan? Surprise na naman? Inaawat ka kasi ang haba daw ng kwento mo ng elementary. Oo, tatahimik mo na, pause, live sa ating... Ano, Bailey, pati tuloy nakalimutan ko yung sasabihin ko. Ipasok mo na nga lang, Gabi. Tara. Si Pastora Meli ng Batangas. Siya po ang ate ko sa ministry namin. Thank you so siya much, po ang pastora ngayon ng Batangas. Lumaki siya sa church. We'll hanggang sa dumating po yung time na aalis na kami ng Pilipinas. Malapit na po umalis si na ate siya noon. Nasabi na hindi pwedeng mahinto ang legacy ng 1958 ni Papa. Kailangan ipagpatuloy. At si Pastora Meli po ang tumugon sa panawagan ng ate. Siya ang nakasalo. Siya po ang humahawak ng ministry ng Brethren of Christ in Batangas Chapter. Wow, grabe si Lord. Mga ano po yan, mga rooted yan ng Word of God at mga very faithful ng member ever since from the beginning pa ng panahon pa po ng Papa ko. Hanggang sa kami na maging leader, faithful pa rin po sila sa amin. Never change ang kanilang paglilingkod sa aming mga anak ng mga pastor. Wow, talaga. Kahit pag-inhawa, tribulation, tragedy ng church, kasama po namin siya at ang kanyang buong samba, ang kanyang buong mga kapatid na naglilingkod din sa Panginoon. Nakatulong namin sa ministry ng Batangas. Amen. Wow. Yan ang maliwanag na son in the spirit, Pastor. Oo, mahirap hanapin yan sa buong daigdig, Pastora Ruth. Okay, Pastor, tahimik na muna tayo. Ha? Sige. Kaya pala hindi nakakapasok kaingay nating dalawa. Ah, ganun pala yan. ang ingay natin, Pastora Ruth. Ayun lang pala dalawa. Super. Okay, paki-play na po, Kuya Gabi. Good afternoon, everyone. I am Pastora Ami Bae of Brethren of Christ in the Philippines, Batangas. Our head pastor is Reverend Pastor Ernest Almusara. Again, good afternoon. I am so blessed to be part of this program, Real Life, Real Talk of Daily Sharing. I came to know this program through Pastora Vicky Almusara, who lovingly and patiently sending me the link of this program. Thank you so much, Pastora Vicky. I was able to watch various talks about God's blessings, about thankfulness, and God's perfect plan. And this afternoon, Pastora Ruth Benaobra will talk about obedience to God's blessings. You know po, I have known Pastora Ruth since he was 9 years old in her elementary days. We have observed that she has been a role model of obedience to God and family and a blessing to the congregations until now. And I strongly believe that we will be blessed by her talk today. God bless everyone, and God bless this program, Real Life, Real Talk of Daily Sharing. Thank you. Wow! Obedience. Alam mo, Pastora Ruth,
grabe ang footstep ng ama mo. Amen. Sige, naluluha lang ako, Pastor, kasi during my time ng ministry ko, nung iwan na ako ni Papa sa Philippines, nung pumunta na siya sa Hawaii, iniwan sa amin ang ate ko, ni kay ate siya yung ministry na naiwan niya. Pastor Amelie was one of my supporter, actually. But not a lot of people knows that. But she really supported me very, very well. Wow, may time kasi ano siya noon eh, nasa Lyceum of Batangas siya nagtatrabaho noon. Marami siyang, may time na tatawag lang siya akin, sabihin niya, daan ka sa office ko bago po ako pumunta sa mission. Habutan niya ako ng pera. Sasabihin niya, gamitin mo para makasama mo yung mga kabataan. Kasi alam ko, lagi ka nagsasama ng mga young people. Alam ko, ikaw lagi ang namamasahe. So, very generous po ni Pastora Mary. Very, naging supporter ko po talaga siya personally in my ministry during that time. At sabi niya, kulang ito sa lahat ng kabutihan ginawa sa amin ng iyong tatay. Kaya, kung ano yung paglilingkod na ginamit ng Lord ang Papa mo sa buhay namin, magkakapatid, ay ganun din ang paglilingkod na ibibigay namin sa inyong, ng ate mo. Kaya, thank you, Pastora Melly. It was very touching. I was really surprised. Very surprised moment na. At nung dumating po yung time talaga na kailangan na namin umalis ng Pilipinas, nalungkot ako kasi nga, nag-expect ako sana at least ng isa sa mga kapatid kong lalaki na tutugon sa panawagan ng Panginoon. Pero ang laging naiisip ko na lang ay iba ang panahon ko sa panahon ng Panginoon. Iba ang timing ko sa timing ng Panginoon. At kung walang mga tumutugon, meron namang may tumutugon sa panawagan ng Panginoon. At si Pastora Melly po, sabi ko nga sa kanya, ano ba, natulak ka lang ba sa posisyon? O ano ba talaga? Sabi niya, 100% na maglilingkod ako under your father's ministry during that time hanggang sa naging Brethren of Christ in the Philippines na po ang Batangas. So, very, very successful po ang nung hunawakan na po ni Pastora Melly ang Batangas. Ang ganda na ng church ngayon. Dati-rati, kailangan pang manghiram ng upuan kasi palipat-lipat na po ang church namin noon. So, from point one, pumunta kami sa kabilang lugar, nalipat kami, tapos another lipat na naman. Dumating po yung ministry ng Papa ko ng gano'n hanggang sa nagkakahiwa-hiwalay na yung mga members. Pero, bagamat may mga ganun pong session o scene na nangyari sa buhay ng ministry, ay hindi po yun naging halimbawa sa akin na susundan ko yun, na maghihinto na kami maglingkod sa Lord, kundi yun po yung naging tulay sa akin para ipagpatuloy naming magkapatid ang iniwang ministeryo ng aming ama. Kaya salamat, Pastora Melly. Wow, grabe. Pastora, alam mo, ang isa sa napakalalim na mensahe dito ay walang iba yung magpakatao lang. Alam mo, yung magpakatao ay iyan yung area na kung saan yung paniniwala, yung recipient kasi. Kasi obedience, ang meaning ng obedience is what you don't want to do. But you need to do. No option but obey. That's yan yung true. Sinabi ni Jesus sa Matthew 26 na Lord, pwede mo namang iligtas ang buong sanlibutan na hindi mo na kailangan pang ako ay ipako sa krus. Pero nung sabi ni Jesus, not my will be done, but still your will be done. Yan yung obedience, Pastora, na kailangan talagang itaya ang buhay mo. Ibigay ang buhay mo for the sake doon sa greater purpose. Yeah. Kailangan, alam mo, hindi lahat talaga nakakaintindi niyan yung obedience na yan eh. Hindi lahat nakakaintindi niyan kasi it takes a lot of faith to do it. It takes a lot of submission to do it and faithfulness to do it. Kaya yan, di garanti kasi, Pastora, na kahit anak mo ay anak ng pastor, hindi garanti na sila ang tatanggap. Ang garanti is kailangan ang ating mga anak ay maniwala. Amen. Kailangan ang ating mga anak kasi si Jacob at si Esau, sa tiyan pa lang ng nanay nila, pinili na si Jacob. Hindi pa lumabas yung bata.
pinili na si Jacob. So kailangan makita din natin yan maging sa Romans chapter 9. Makita din natin yan mga kaabangers na ang hindi ibig sabihin kabilang ka sa mga mananampalataya o anak ka ng isang amang mananampalataya ay ikaw ang kasama na doon sa maliligtas. No, you have to believe. You have to come into the revelation to accept Christ as your Lord and your Savior. Kailangan makita nyo rin yan. Kaya nga mga kaabangers, ang guarantee natin dyan, ikaw, anak ng pastor, pag maniwala ka, pinagpala ka. Wow, amen. Pag maniwala ka, pinagpala ka, talagang si Jacob, sinunuak, talagang pinili na sa bahay bata ng nanay niya, o kung pinili, Diyos talaga ang nag-uugma at tumatawag ng mga tamang tao para gamitin for His glory. Amen. Ayan. Panawagan, mga magulang, mga kamanggagawa, mga pastor, huwag tayong mapapagod, huwag magsasawa dahil meron at merong makakasalo ng ating ginagawa. Yes. Amen. Hanggang sa sila'y maniwala. Hallelujah. Malawak ang biyaya, malawak ang naaabot ng Ebanghelyo. Salamat, Pastor Meli, dahil nasalo mo ang legasiyang ito. At naniniwala kami sa pagtanggap mo, ang generation mo pinagpala din. Amen. Wow. Dahil generational blessings ang tinanggap mo. Amen. Ngayon, Pastora Ruth, handa ka na ba sa sige kasunod? Po. Okay. Sige po, Pastor. Handa na tayo. Wala na ba tayong babalikan pa? Part 2, may part 3, may part 4 at may part 10 tayo. Oh, okay. Yun na lang muna ngayon. Okay. Sige nga po, Pastora. Nang high school kayo, saan po kayo nag-aral? Paharang National High School. Mm-hmm. So, malapit lang sa baryo namin, yeah. My life in high school, meron akong barkada. Ang barkada ko nung high school, matatalino. sila yung nasa top 5 from first year to fourth year. Ako lang yung wala. Mm-hmm. So, yun ang mga kaibigan ko. At alam nila ako bilang isang manggagawa ng Panginoon. Kilala nila ako. At ang naaalala ko lang no high school eh, mag-aral lang talaga ako eh. Kasi first year high school pa lang ako, kasi first year ba no, 13 years old ako, I was doing prison ministry already. Oh, wow. Nasa jail ministry na po ako. So kasama ko po yung kapatid ni Pastora Meli, si Tita Nel, at saka yung pong iba pang kasamahan namin sa church, yung mga banaag, kami po ay nag-prison ministry. At doon sa prison ministry na yon ay meron silang malaking parang basketball court, may daladala, meron kaming mic doon. Naaalala ko, doon ako'y nangangaral ng salita ng Diyos. Kaya hindi ko naranasan nung high school ang senior prom, junior prom, kasi busy ako masyado sa ministry. Masyadong nakatutok ako sa ministeryong katuwang ko ang papa ko at saka yung ate ko. Well, during that time, si ate siya ay nasa Bible College pa, nasa Door of Faith Bible College sa Tandansora. So, yun ang mga memories ko nung high school. Nasa ano na po ako, masyado na ako naging aktibo sa ministry. So, kapag kailangan, naaalala ko yung mga tayo, si Pastor Pagkaliwagan, isa rin sa pinakamatandang pastor ng Batangas. Lagi niya akong ini-invite sa church niya, Assemblies of God of Batangas. Nagsasalita ako sa church nila. Pumupunta ako ng Laguna kay Bishop Doming Sarmiento. Pumupunta na ako ng Lubunon, iba't ibang island, Tingloy, Isla Verde, Mindoro, Batangas City. At kung saan po noong 1958 or 59 ba, yung first time na tumayo si Pastor Tupas, the father ko, doon sa park, doon sa, what do you call that? Yung park ng Batangas, sa harap ng munisipyo. Para siyang, may malaki doong stage, parang luneta. What do you call that? Like a park, right? And so, kasi nangaral ang papa ko sa Batangas, doon siya nag-start nung 50s pa eh. So, nung high school po ako ay lagi po akong laman ng entablado ng Batangas City podium kasi po ako ay laging nag-evangelistic service
or malimit po evangelistic kasi nga sabi ni Pastor Park Kaliwagan eh, tingin daw niya sa akin na ebanghelista ako. Oh. So, kaya nga ang tawag sa akin nung araw, singing evangelist. Mm. Yun nga lang, making a joyful noise. Pero wag ka, maraming naliligtas. Yung kasi ang mahalaga dun eh. Yung may nagdadala ng kaluluwa sa Panginoon. Kanta ka nga ng kanta, gaganda ka ng, ang daming artista, o tin mo, gaganda ng boses, may nadadala ba sila sa Lord? Wala naman, di ba? So wala talaga sa pagandahan yung boses. Nasa anointing yata talaga yan. So, high school pa lang ako, talagang soul winners na po ako. Lagi kong kasama ang mga young people ng church namin, pumupunta kami sa iba't ibang gawain, hanggang sa umalis na po ako ng Philippines, ganun po lang ang buhay ko. Nag-aaral lang ako, tapos 14, 15, 16, tapos puro min at the age of, actually, before I forgot, during that time po na nangangaral ako sa prison noon, dahil hindi ako lisensyadong pastor kasi napakabata ko pa. Okay. Sinong pastor, sinong tao maniniwala sa iyo na ikaw ay isang pastor at ikaw ay may lisensya para ikaw ay mangaral? Ako po ay palaging may dalang letter of authorization ng papa ko na pinipirmahan niya na nagpapatunay na ako ay kanyang anak at ino-authorize niya akong mag-preach ng gospel ng Panginoon. Wow! Yun po ang pinakalisensya ko pagka ako'y pumupunta sa mga mission. Kasi naranasan ko minsan nung I think 16 na yata ako noon or 17, 16, nag-preach ako sa isang lugar. Yung barangay captain talagang inintay akong matapos magsalita eh. Sabi niya, upo ka dito. Kasi parang naliitan sa akin eh. Sino ba itong makangaral na pumunta sa lugar natin? Umupo ka dito at ikaw ay kakausapin ko. Yun ang sabi niya sa akin. At ako naman po ay masunuring umupo at nakinig sa kanya bilang isang barangay kapitan. At sabi niya, alam mo ba na sa lugar na ito, isang mangangaral lamang ang pinapayagan naming mangaral. Opo. Kaya kami nagtataka na bakit ikaw ay bigla na lang. Sabi ko, may permit naman po kami na gawin po namin ito. Pero ayaw ko ng maraming mangangaral. Gusto ko'y isa lang mangangaral. Isa lang ang pinapasok ko talagang nangaral dito. At yun ay walang iba kundi si Pastor Ramon Tupas. Oo, oh, tatay. Eh, hindi niya po alam na anak ako. Oh, grabe. Sabi ko, nung matapos na po siya magsalita, sabi ko, pwede po ba akong magsalita? Sabi niya, sige, magsalita ka kung ano sasabihin mo. Tapos nagpakilala po ako na ako'y anak ni Pastor Tupas. Kung gaano kataas ang boses niya sa akin, parang bigla siyang lumuhod sa harapan ko at halos sambahin ako nung oras na yon. Patawarin mo ako, pasensya ka na, hindi ko akalain ikaw ay anak ni Pastor Tupas. Mula ngayong araw na ito, kahit sa sulo ka ng lugar namin, mangaral, humayo, sige lang, ikaw ay parang back up namin siya, parang something like that. So, ang hirap, challenge yun sa ministry kasi I was a young girl, parang napaka-teenager ko, and sino para napakadalang ng mga panahon na yon na may mga ganong edad na nangangaral, nasa stage nakikinig ang maraming tao sa iyo para mangaral ng kaligtasan ng Panginoon. Pero nakita po nila na ganun ang ginagawa ko palagi, kasama ko ang mga young people. So hindi ko po makakalimutan ang ministeryo yon hanggang sa umalis na nga po yung papa namin, napunta na po siya ng Hawaii. At kami po ng ate ko, yung ate ko ay tamang graduate na ng Bible College. At yun naman po yung isang magandang bagay na nung high school ako, na natutuwa ako dahil yung ate ko ay, si ate siya, si Pastora Sharon Rose Belbes, ay tumugon sa panawagan ng ating Panginoon at siya po ay naging isang mabuting pastor. At siya po ang pumalit sa papa ko noong umalis ng papa ko ng Pilipinas. And then later on, hindi ko alam na ako pala ay aalis rin ng Pilipinas, na parang ganun ko na lang iiwanan ng ministeryo, na parang ang alam ko, kontento na ako sa Philippines. Ang alam ko, marami na akong accomplishment. Kasi ganun lang naman eh. Lagi sinasabi ni Papa, ang kailangan, marami kang kaluluwang madala sa Panginoon. Kaya soul winner ako, bata pa lang ako. Kaluluwa ganang dinadala ko sa Panginoon. So, bakit pa ako pupunta ng Hawaii? Anong kailangan ko sa Amerika? Hindi ko kailangan ng Amerika para mag-soul winning ako dito pa lang sa Pilipinas. Ay, kaya ko nang gawin yon. Pero ang plano ng Panginoon ay iba sa plano natin. Ang pag-iisip ng Panginoon ay iba sa pag-iisip natin. So,
Amen. Yung sa dumating na po yung time na, yun nga, papunta po ako ng... May tanong ako, Pastora, bakit po pumunta si Papa niya sa Hawaii? Magtatayo ba siya ng church? O no, actually, during that, my father was a World War II veterans. Oh. And during that time, na-approve po ang lahat ng mga World War II veterans sa Philippines na pumunta na ng embassy, mag-American citizen kung gusto nila. And then, makarating na sila ng America anytime. Okay. Eh, during that time po, ang papa ko ay medyo... may mga medical condition. So naisip na rin siguro talaga namin na maganda kay Papa pumunta ng Hawaii kasi libre ang medical dito sa Amerika para sa kanya. Sa Pilipinas talagang gastos, sobrang laki ng gastos. So yun po ang reason ng Papa ko na kaya siya napunta ng Amerika para makapagpagamot po siya. Pero nag-iisa lang po siyang pumunta at never naming naisip na susunod ako kasi never ko pong inisip yun. Pero dahil babalik nga po ulit tayo nung elementary ako, nung 8 years old ako na nagkita ako ng pangitain. Mm-hmm. So, yung pala yung fulfillment na ng Panginoon. Pero before that, I would like to mention, it was 1987, I think grade 6 pa yata ako noon eh. Meron ng opportunity akong umalis ng bansa. Kasama ko yung isa ko sa Sunday school teacher kasi meron siyang contest na pinanalunan na ang award sa kanya, ang reward ay mag-out of the country, si Miss Risa Calayan. So, isasama niya po niya akong papunta ng ibang bansa. So, noon po, parang naiisip ko na, parang matutupad na yung mga ibang bansa. Ano diba? So, ano ko dyan? So, hindi po siya na natuloy, hindi po siya natupad. At yun pala ay tinupad pa ng Panginoon nung papunta po ako ng Hawaii noong magto 21 years old na po ako. Oh, 21 years old ka? Magto 21. So, August 16, umalis ako ng Philippines. August 23, 21 years old na ako. Kaya, that's a different story kasi dininide na po nila ako. Oh, okay. Pero maganda po ang patutuong ginawa ng Panginoon bakit ako nakarating ng Amerika. Hindi okay, dahil sa kumpleto lang ang papeles ko, kundi kailangan kong magpatotoo sa immigrant officer para ako makarating ng Amerika. Wow! Okay, Pastora. At hindi lang yun. Sabi ko nga kay Pastora, Pastorod, pinatanggap ko pa siya sa Panginoon kasi gusto ko one day, galing. Pagdating ko sa heaven, makikita ko siya doon. Ah, galing naman. Sa madalit sabi, Pastora, bago tayo doon sa interview mo sa US Immigration, nabanggit mo kanina, gusto kong malaman kasi at the age of 20 to 21, sabi mo papunta ka ng Hawaii. Nag-college po ba kayo sa Philippines? No, hindi po. Oh, high school lang po ako and then full-time ministers na po ako noon during that time. Nag-church planting na po ako ng panahon na yun. Tinutulungan ko na lahat ng ministering iniwan ng papa ko sa amin noon. Oh, Pastora, galing. Puro ba church ang ginawa mo? Sa dami ng dinaanan mo, wala po bang nakakita sa inyong binata? Wala ba na? Ay, meron! Oy! Alam ko, yan ang gusto mo eh. Alam ko, yan ang gusto mo. Mga MU-MU, ha? Oh, kailangan. Tataas ang viewers natin ngayon. Come on, guys. Bibo talaga ba talaga? Huwag mo na intindihin yung viewers. Ang intindihin mo yung pinag-uusapan natin dalawa. Manonood sila ng replay. Ang kulit! Ang kulit! Ngayon lang ako nakarinig ng ganitong guest. Parang ako guest. Okay na, mahal kong Pastora. Bakit hindi ka nag-college? Ay kasi nga po, full-time po akong pastor sa Philippines. Hindi ka nag-isip? Walang nagsabi sa iyo na mahalaga ang edukasyon? No, ang sinabi po sa akin ng papa ko ay ipagpatuloy ko ang ministeryo. Oh! Yung sabi ko, papa, paano ang pag-aaral ko? Sabi niya, ipagpatuloy mo ang ministeryo pag alis ko. Kayo na galing, tingnan mo naman. Paano yung mga nauna mong mga kapatid? Di ba sabi mo, pang pito ka? Ibang story na po yun. Napunta na po sila sa kabilang linya. Oh! Okay. Pastora, gusto ko lang buuin ang dalawang linya pala to. Gusto ko lang buuin, 'di ba, sa Romans chapter 9, no, verse 11 to the following. Kasi kung makikita mo na ang salvation talaga is not based doon sa family, no?
merong tinatawag na law of the spirit of light. Meron mm-hmm. ding law of sin and death. Mm-hmm. Yung law of sin and death, hindi puro kasalanan. Yung law of sin and death ay yung batas ng mundo ay niyakap mo o kinaibigan mo. Mm-hmm. Ngayon, ang iniwan ng ama niya, hawakan mo at yakapin mo ang panawagan. Yan ang ibig sabihin yan. Baka naman pinabibili ka lang ng suka. Akala mo. Yung nga po ang iniisip ko eh. Sabi ko, baka naman pinabibili lang ako ng toyo, suka ang dala ko. Diba? Pero hindi po eh. Maliwanag po, at the age of 9 years old, at the age of 8 years old na makita ko ang vision ko, at the age of 9 years old na nagkaroon po ako ng personal relationship sa Lord. One morning, sabi ko, Papa, pwede mo ba ako patanggapin kay Jesus? Sabi niya. Sabi niya, bakit? Kasi na naginip ako, hindi daw porkit anak ako ng pastor, kaya hapon yun ang salita na yun. Wow. Sabi niya, so anong gusto mo? Gusto kong tumanggap kay Jesus, tapos iyak na ako ng iyak. Tapos pinag-pray ako ng papa ko. Tumanggap ako sa Lord. At the same time, nabaptized ako ng Holy Spirit. Lalo. And that week, Lubo, Batangas, I remember this time, nabaptized ako sa water during that time. Wow. I was 9 years old. Nala ako ng papa ko sa isang ministeryo niya. Doon niya ako binautismuhan at the age of 9. Nagkaroon ako ng relasyon. Alam ko na pupunta ako sa langit because of my personal relationship sa Lord. Hindi dahil anak ako ng pastor. Kasi kung ang magiging dahilan ko ay pupunta ako sa langit kasi anak ako ng tatay ko, bakit pa ako magpapakadahirap umakyat ng bundok at mangaral, pumunta sa prison at humarap sa mga mamamatay tao para sabihin ang kaligtasan ng Lord? Yung pala ang gusto ng Panginoon sa atin, personal relationship natin sa Panginoon. So that was, I was 9 years old. That was my first, actually, is it first or second, if I'm going to include my vision, encounter with God. And at the age of, I heard an audible voice ng Panginoon sa isang kwarto na ako po ay may pinag-aaralan. I believe Naomi was in the room that time. Hindi ko alam kung natatandaan niya to. Naramdaman ko na lang yung kwarto ko na para siyang punong-puno ng ulap. Nasabi ko, what's going on in the room? Doon po ito sa pangalawang bahay na namin. Sabi ko, anong nasa room natin? So nagalit pa yung kapatid ko sa akin. Anong pinagsasabi mo? Yung papa ko po, nasa kabilang kwarto, lagi po yung nakaluhod at nananalangis. Very prayerful po ang papa ko. At doon ay sinabi ko, Papa, I heard this voice, Ruth, preach the gospel. What does it mean? And then doon ipinaliwanag na naman ng papa ko. So, ang mentoring ko po talaga personally is my own father. Oh, kasi na-mentor nga niya yung ibang tao, bakit hindi niya ako kayang i-mentor, di ba? So, doon po ipinaliwanag niya na na-encounter ko po ang God. Na pinapipreach ako ng gospel. And at the age of 20, when I heard another panawagan, an audible voice, first thing in the morning, go to United States. I have no idea what is United States mean. Uh-oh. Ang alam ko siguro, Estados Unidos, na ang mga nakatira, mga Amerikano, yung mga ganun po yung mindset ko noong araw. Bakit ako pupunta doon? Pero during that time, wala, nasa Amerika na po ang papa ko noon, 1995. Nang September, nasa Amerika na po si Papa. Pero nung nagsalita sa akin ng Panginoon na iiwanan ko lahat ng iniwan sa akin ng Papa ko para sumunod ako sa Amerika, sa United States, sinabi ko sa Mama para sabi ni Mama, bakit ka naman susunod? Ano mangyayari sa ministry? Sino mag-aalaga ng ministry? Parang ganun. Oh. And so, pinabayaan lang po namin. Naalala ko na lang, after a week or two weeks, dumating yung message ni Papa sa amin na kukuhanin daw po ako. Wow! So parang pinagdugtong-dugtong na hindi naman sinabi sa akin ni Papa nung una. Ako muna sinabihan ng Lord. Kasi, eto ang lesson sa ating mga listeners, mga kaabangers. Ang word of God, napaka-clear eh. Hindi mo kailangan ng isang propeta para sabihin sa iyo kung ano mangyayari bukas. If you have your personal relationship with the Lord, God will tell you where you're going and where to go. What is your life? Kaya minsan masyado tayong depende. Nagdi-depend tayo. Kailangan ko ng propeta. Kailangan ko ng ganito. Ano ba ang kalooban ng Lord sa akin? Kneel down and talk to God kasi God will tell you. God will show you His way. So yun po yung karanasan ko ng
nung ako po ay 20 years old, na another panawagan na ako po'y pinapupunta ng Amerika. So that was, umalis si Papa ng September 1995. January, final po niyang petition ko. August, mag-221 years old na ako. So Feb, March, April, May, June, July, almost 7 months po na inayos yung papers ko. Nakumpleto po yung papers ko. Thank you for all those people na ginamit ng Panginoon para makumpleto ang mga papeles ko. Pero during my interview po, naalala ko, kasama ko po yung Kuya Gideon ko at saka mama ko sa immigration o sa embassy ba yun. Nung in-interview na po ako, hindi pa po nagtatagal, inano na sa akin na na-denied na nga po ako. Kasi po, ilang araw na lang, may kailangan daw pong isa pa, parang fingerprinting something, kailangan ulitin. Iniisip ko, bakit nakapatay ba ako? Ba't kailangan ko ng fingerprinting na naman or something? Meron akong ganung iniisip habang kausap ako. So, nung alam ko na denied na ako, ano sasabihin ko sa mama pagdating ko sa baba, di ba? So, hapon na po yun, nadun ako sa lobby, halos tapos na po yung mga na-interview. Wala na akong pag-asa. Umupo ako dun sa lobby at ako'y nanalangin. At sabi ko, Panginoon, ngayon ko lang sasabihin sa iyo to. Pero mukhang nagsisinungaling ka. Pero bakit ka magsisinungaling? Eh, hindi ka naman sinungaling. Pwede pa akong magsinungaling, pero hindi ka pwede magsinungaling. Ikaw ang nagsabi sa akin, first thing in the morning, sinabi mo sa akin, go to United States, it is not this one. Meron pa bang iba? At ako po ay nakipag-usap sa Lord doon mismo sa labing yun. Sabi nga ng babae, magko-close na daw yung ano, tapos na kasi hapon na eh. Sabi ko, just give me a minute. Tapos, nung matapos na ako mag-pray, kasi alam ko, hinihintay ako ng mama ko at ng kuya ko doon sa baba. Meron pang isang window na open. Sabi ko sa kanya, Miss, saglit lang. Pwede ko bang makausap uli yung nag-interview sa akin? Wow. Ma'am, denied na po kayo eh. Kasi kailangan nyo po ng another fingerprint. Eh, ang result po nun, eh, lalampas na po kayo sa 21, hindi na po kayo pwede. Oh. Sabi ko, madaling-madali lang, kahit 1 minute or 2 minutes. In short, pumasok po ako, tinignan niya po kung nadun pa sa opisina, nahabol ko po yung immigrant officer na yon at nakausap ko po siya, at nagtaka siya sa, iniisip niya na, kausap pa lang kita, wala mo. Wow. Sabi ko, ako po yung kausap niyo, pero pwede po ba akong magsalita? Meron lang po akong sasabihin sa inyo. And then, I explained everything, what the Lord showed me. Pero hindi ko alam kung ito yung panahon na yon. Maybe I have to wait in God's timing. Sinabi ko lang yon hanggang sa dumating yung time na sabi ko, kung gusto nyo. Ewan ko, biglang dumating doon sa, gusto nyo po bang tanggapin si Jesus sa heart ninyo? Nag-salvation, ano ako nung oras eh. Sabi, umiiyak yung immigrant officer. Sabi niya, yeah, I wanna accept Christ. Amerikano eh. I wanna accept Christ in my life. So, tumanggap siya sa Panginoon. Sabi niya sa akin, sige, punta ka muna sa lobby. Pagdating ko po sa lobby, lang, naghintay po ako ng ilang minuto doon. Maya-maya po eh, hindi ko na matandaan kung anong window yung tumawag sa akin. Route 2 pass on window, like for example, Windows Z. Pumunta po ako doon, sabi niya sa akin, eh, hinahin niya sa akin, sabi niya, can you please come back tomorrow to get your visa? Wow. Alam po na, nakarating ako ng Amerika kasi it was the Lord who planted everything. Kahit pala, kumpleto ka sa papeles, pwede ka pa palang ma-denied, pwede ka pa palang, ah. At hindi na po ito alam ng magulang ko, hindi ko na yata nakwento kay mama ko, baka kayo nilang. Pero I just wanna let you know na yun po yung fulfillment na vision ko nung ako po ay 8 years old. Myself, my father, and one of the, isa pong Amerikano nakatayo doon. So I don't know, nag-symbolize yun kasi ang papa ko nasa Hawaii na. Ako yung na doon at saka po yung Amerikano. And then nakarating po ako ng Hawaii. Few more days na lang, mag-221 ako. Sa immigration pa lang sa Hawaii, sabi sa akin, aloha! Hindi mo ba alam na pwede kang ibalik sa Pilipinas kung inabutan ka ng 21 dito? Dito pa lang sa airport, babalikin ka na ng Pilipinas. Ganun po, kasi bawal po yun. Kasi dapat before 21, makarating ka ng United States. Matataka na yung iyong passport na ikaw ay nasa Amerika na. Kaya I know everything happened for a reason and not only that, it was all God. Amen. It was talagang all the Lord. Divine intervention yan, Pastora. Yes. Of course,
yung faith with action. Because faith without action is dead. Pastor Dong, napakaliwanag. Narinig niya ang vision. 8 years old siya. So after 12 years, nagkaroon ng fulfillment. Yes. Though it may delay, but it doesn't mean it will not come to pass. Oo, Habakkuk chapter 2. Amen. Now, alam niyo po, mga ka-bangers, gusto ko lang makita ninyo to. Logically, mahihirapan tayong maintindihan. Mm-hmm. Pero you need to believe. Kasi all of the works that men can do will never buy us, no? Buy them to have a place in heaven. Talagang, oh, you need to believe it. We need to believe. Kasi hindi naman talaga ang ating mga gawa ang makakapagbili ng pabor galing sa Diyos. Amen. Ang ating paniniwala ang makakakita tayo ng pabor galing sa Diyos. Parang ganito, Pastora Roth at mga ka-bangers. Hindi ibig sabihin ako ay lahi ni Abraham, ako ay banal. Mm-hmm. Yan, o lahi ni Israel, ako ay banal. Kaya ako naging banal dahil nakatagpo ko si Kristo Jesus at pinabanal ako ng dugo ng Panginoong Jesus. Yan po talaga yan, mga ka-bangers. Kaya nga sabi nga sa Matthew chapter 3 verse 9, di ba? Ipinangalandakan ng mga Israel, ng mga Pariseo, ng mga Saduceo yung mga salita laban kay Jesus na mga lahi kami ni Abraham. So ibig sabihin gusto nilang igiit na righteous kami dahil kay Abraham. Pero sabi ng lingkod ng Diyos, sabi ni John the Baptist na mula sa batong ito, pwedeng magpalutang ng mga bagong lahi ni Abraham. Right. That's right. Bagong lahi. Mula sa batong ito, pwedeng magpalutang kasi hindi tayo dapat matenga sa righteousness ng iba. Matenga dapat tayo. Doon tayo pumasok sa righteousness na merong inaalok si Jesus sa atin. Amen. Yan ang nangyari kay Pastora Ruth. Ito ang nangyari kay Pastora Ruth na kailangan natin makita yung substance, yung evidence ng pabor ng Diyos. Amen. Na kaya kang ilusot ng Panginoon, pagpalain, yes, ng Panginoon, yes, yakapin ng Panginoon, magpakita ng pabor sa ating lahat, yes, ang Panginoon. Wow! Yes. Congratulations, Pastora Ruth. Nako, napapaluha ako sa galaw ng Diyos sa iyo. Amen! Mga ka-daily live sharing, pakisulat nyo sa comment box. If God orders it, He will pave the way. That's to right. Open it. Amen. Hallelujah. Amen. Ngayon, Pastora, your life from Philippines to Hawaii, how was that, yung transition? Ay, una ko palang tanong, si mami mo, si mama mo, at ang mga kapatid mo, naiwanan po ba sila sa Philippines? Yes. Ako lang po ang gusto ni Papa kuhanin. Actually, yung bunso nga namin hindi nakuha eh. Ever since ayaw ni Papang pumunta sila, ako lang ang kinuha talaga niya na hindi ko maintindihan ang dahilan. Kasi yung sumunod sa akin, si Naomi, pinipilit ko talaga si Papa. Sabi ko, no Papa, kahit si Naomi kunin natin, yung bunso kong kapatid kasi bata pa sila. Alagi niyang sinasabi, sa Pilipinas sila, doon sila. Sabi ko, kaya si yung kay Noemi Papeles talagang, ewan ko, pinag-McDonald ko yata si Papa, binola-bola ko, pinirmahan na lang kami para mapirmahan lang ni Papa para mapetition eh. Kasi ayaw niya talaga. Hindi ko po alam hanggang ngayon, hanggang sa namatay na siya, na anong dahilan niya. So, ginalang ko po at nirespeto ko ano yung dahilan niya sa kanyang sarili. Kahit po yung bunso namin dapat nakarating, pero hindi po nakarating. Pero purihin po ang Panginoon at ang bunso kong kapatid ay professor na siya, magdo-doctorate na nga dapat eh, tinawag ng Panginoon, nakinig sa panawagan ng Panginoon. At siya po ngayon ay isa sa pastor ng Cathedral of Grace, Manila, which was, COP was Bethel Temple before, na yun po ang kauna-unahang church ng Papa ko. Yes, naalala ko. Naalala ko yan. Ang galing. Bethel Temple. Oh, parang everything is ano, works ano, lahat together eh, nag-work together. Opo. Lahat may mga dugtong-dugtong po yung mga kwento. So, grabe ano, yes. House of God. Bethel Temple is the house. Mm-hmm. Amen. Okay, Pastora, ang kasunod ko sa iyong tanong ay ganito. Kumusta yung transition ng buhay mo mula sa Philippines pagdating mo ng Hawaii? Yan ang matindi. Siyempre. Shock. Okay. Shocking. Sa lingwahe mo na. Sa lingwahe.
siya, ay nako, shocking po. Kasi first Sunday pa lang, dinala na ako ng papa ko sa, kasi under kami ng Door of Faith Church sa Philippines. So, ang talagang pinaka-headquarters ng Door of Faith Philippines during that time ay sa Honolulu, Hawaii. Sila po yung Honolulu Church na nag-support sa papa ko ever since nung mga bata pa kami. So, first thing in the morning ng Sunday, so kung dumating ako ng Wednesday, the following Sunday, dinala kagad ako ng papa sa church ng Door of Faith. Pinakilala kagad niya ako kay Dr. Mildred Brastic. At doon pa lang, ay dinala ako ni Dr. Mildred Brastic sa office niya. At tuwang-tuwa siya, umiiyak siya, lumuluha itong Amerikanong ito. Tuwang-tuwa siya sa akin. Hindi ko alam kung bakit tuwang-tuwa siya. Ay, first time ko siyang nakita na ganito na ako, na malaki na ako. Kasi nakita niya siguro ko when I was little. Pero, So, parang medyo masaya ako. Sabi ko, wow, nakilala ko yung founder, yung nagtayo talaga ng church na kung saan ay naging church namin ever since nung bata pa ako. At doon po sa opisina niya, hindi ko makakalimutan, pinaluhod ako ni Sister Brastic at pinataas niya ang kamay ko at ako po ay kanyang ipinag-pray at in-anoint niya po ako. At pagkatapos, may ibinigay po siya sa akin na hindi ko na lang po ngayon makita kasi siguro nasa mga boxes na. May binigay siyang isang maliit na papel. Yung po pala ay ordination as a pastor. Wow. Send out niya sa akin. Samantalang licensed pastor na ako, authorized na ako to preach that even when I was in the Philippines. Pero doon po ay binabot niya sa akin at sabi niya sa akin, ito ang pasalubong ko sa iyo. You deserve one of this. Wow. Amen. Yung pala, okay, may catch. Huh. After the service, sabi niya, hindi kami aalis, dadalahin niya ako doon sa underground kasi yung church nila may underground. Nato pala yung mga kabataan. Eh, puro mga Amerikano. Wala ako makita mga Pilipino. Sabi niya, gusto mo bang magpastor ng mga kabataan na to? Nagkaroon po ako na shock. Na-shock po talaga ako. Sabi ko, ha? Ganito pa ako mag-English na. Can I pray? Oh, I know you're very, very prayerful. You know the Lord calls you to come here in United States. Biro mo po ganun ang mga pananalita niya sa akin. Sabi ko, but I need another prayer. I need English because I used to pray in Tagalog. Suddenly, you became so religious now. Yeah, I have to pray in English. Dahil na-shock po ako. Na-shock ako. Yes. And so, sabi ko sa kanya, babalik ako at magdi-decision ako. Pero, in short po, ay hindi para sa akin. Hindi para sa akin. At yun po, yeah, hindi para sa akin. So, na-shock ako. So, every Sunday, natatandaan ko, kailangan namin gumising ni Papa ng 4:30 para mag-prepare, 5 o'clock. Sabi ko sa Papa ko, Papa, hanggang dito ba naman sa Hawaii? Pinapagising mo pa rin ako ng maaga para mag-prepare. Katagal ko na nagpapastor, pwede bang matulog naman tayo paminsan-minsan? Sabi niya, hindi. Ikaw, actually, nakaready ba yung sermon mo? Ano ba yung preach mamaya? Ako mag-preach? Saan? May isa pong church na pinag-preach siya ng papa ko every Sunday sa Tagalog. Sabi niya, pero magugustuhan mo kasi Tagalog ito. Ah, sabi ko, ready ako. Sige, anong oras tayo alis? Alam kasi ng papa, ready ako anytime. Basta Tagalog, okay? So, naging part po kami ng church na yon. It was a blessing to see that season in my life. Naging part kami, ilang buwan po kami lagi doon. And then, after 7 o'clock po, start kong service doon. Tapos, after that, 10 o'clock, around 8, 9, 9 something, kailangan ko mag-travel from that place to Honolulu para pumunta sa main church talaga ng papa ko. And then, later on ko po, after that, na-meet ko si Sister Vicky at saka si Pastor Ron. Wow! Doon papasok ang Brethren of Christ International. Pero hindi ko pa po sila, magkakaibigan muna kami. So, syempre, nitimbang ko yung mga churches kong pinupuntahan, pero Door of Faith, I was under Door of Faith talaga. So,
isang umaga, after few months na yata to, or year na nga yata eh. Sabi ko, Papa, can I talk to you? Sabi niya, oh, sige, ano yun? Pwede ba pumili na lang ako ng pupuntahan kong church pag Sunday? Kasi sasalita ako pag alas 7 ng umaga, 10 o'clock, nandun ako sa kabila. Tapos, may pupuntahan pa ako dito. Tapos, ang prayer meeting, iba yung prayer meeting ng church na ito, ibang prayer meeting ng church na ito. Ano naman nalalangin? Kaya parang, alam mo yun, yung parang ang dami kong ano, parang pinupuntahan. Sabi ng papa ko, natutuwa kasi sila sa'yo. Sabi ko, hanggang ngayon pa naman natutuwa pa rin sila sa akin. Alam mo ba nung maliit lang sila natutuwa sa akin? Awat na, awat na, awat na. Alam mo bang 4:15 na, 4:16 na? Di mo alam ah. Sa dami nang natutuwa sa'yo. Okay, pause for a while. May nais magpasalamat sa'yo, Pastora. Pause mo na, pause. Pause. Sabi ni Ane Di Maala Gonzalez, I thank the Lord for the life of Sister Ruth because God used her life for me to know and accept Jesus Christ as my personal Lord and Savior. Oh, yeah. I remember her. Yes. Amen. Amen. At syempre, ay dahil may binabanggit ka, ipasok na natin sa live ang mag-asawang nakilala mo at nag-endorso sa iyo sa Hawaii! Oh, good to see you again, Pastor Dong and Pastor May. And of course, beautiful Pastora Ruth. So blessed to see you and to hear all those testimony. I'm also blessed to recall all of those things that had happened, which was ordained and orchestrated by God. Wow. You know what? I had been instrumental for you in coming to America. You didn't know that. I was the caregiver for your dad. When we came to Hawaii, the Congress passed a legislation, a bill to bring all the veterans, Filipino veterans, to America, to Hawaii. Yeah. Wow, and that job was created just in time that I was here. It was newly created by the state, and I was chosen to be the bilingual case manager for the newly arrived Filipino veterans and immigrants. And your dad was one of my first clients. Amen. Nagpag-alaga ako ni Pastor Tupac. Kaya si Pastor Rod, ang sabi sa akin, ano ba yung trabaho na kuha mo? Tagapag-alaga ng matatanda. Aking gabi, akong tagahatid sa papa mo sa emergency. Sumasakit ang dibdib. Ay, emergency, 911, 911. Sister Vicky, sasabihin na doon sa landlord niya. So, the Lord is good. Talaga lahat ng bagay ay nakaplano to realize your dream. Ako lagi nakikiusap sa papa mo, Pastor Tupac, you have to petition someone in your family, either your wife, yung anak mo, dahil walang nag-aalaga dito sa'yo sa Amerika. Sabi ko, hindi pwedeng ako mag-alaga sa'yo, hindi lang ikaw ang kliyente ko. Pati si Pastor Rod, inaabala ko sa ating gabi. Ano ba yung trabaho mo? Pati ako kasali ba dyan ating gabi? Kaya talagang pinursige ko siya. Sabi ko, ilang taon na ba yung mga anak mo? Ay, ganoon, ganyan. Si Ruth na lang ang ganitong edad. Nako, sabi ko, papuntahin mo dito si Ruth bago siya mag-21. Kinukulit-kulit ko. Ay, naku, hindi papayag yung batang yun. Masyadong devoted sa ministry niya yun. Naku, ang daming hawak nun. Mga Isla Verde, Isla Tinglor, kung saan-saan. Hindi nyo naiiwanan ng kawain ng Lord. Ay, sabi ko, Pastor Tupac, bigyan mo siya ng pagkakataon habang hindi pa siya 21. Pag lumagpas na siya ng 21, wala na siyang chance na makarating na Amerika. So, yun, kinulit-kulit ko siya. Although akong nag-prepare ng papeles niya, yun ang trabaho ko sa Susana Wesley Community Center. It was
funded by the Congress to help all the Filipino veterans sa mga petition nila. I cannot give her the affidavit of support dahil yung anak namin si Joshua ang aming hinihintay din nun for our affidavit of support. So good yung kanyang landlord, yan ang nag-affidavit of support sa kanya. Kaya nakompleto yung papeles. But I didn't know that story na denied na pala siya dahil a matter of days, 21 years old. Ang alam ko talaga, kahit nasa eroplano ka na, nag-21 ka sa eroplano, paglapag mo dito sa Hawaii, at sinabi na 21 ka na doon pa lang sa Himpapawid, pababalutin ka na uli sa Pilipinas. So yun ang nangyari. So it's really a miracle and God's favor and God's promise. The realization of her dream was fulfilled because it was God ordained. Wow. It was God given vision for her. And no matter what, God has made a way for her to be able to come to Hawaii. At naging blessing sila. Siya ay naging katuwang ko sa aking trabaho as bilingual case manager. Siya ang aking ayudante. Wow. Hindi siya pinagtrabaho ng father niya for 2 years. Hindi ka magtatrabaho. Magsiserve ka sa church. Siya ang karay-karay ko. Pupunta kami sa mga flea market, open markets. Sa Friday, doon ang aming church sa Community Park Building. Pag Friday, namimigay na kami ng mga flyers, inviting mga namimiling mga Pilipino doon sa mga gulay, isda, and all that. We invite them to church. We went to elderly housing ng mga veterano. Ini-invite namin sila nang pumunta sa church. As an employee of the state, I cannot do that. I cannot bring them to church. Bawal yun, ha? You cannot combine religion. Kaya siyang aking, siyang ginagawa kong taga-follow-up, taga-invite, sa mga clients kong mga veterano at saka sa mga newly arrived immigrants. So the Lord is really good. Since then, she has been a blessing to us. Pati yung kanyang sister, sabi ko, naging tapat kayo sa Panginoon. You deserve to be rewarded of your obedience. Kailangan petitionin natin, pati yung kapatid mong Pastora Sharon na siyang kasama rin namin dito ngayon sa ministry. So the Lord is good, although siya ay dinala sa iba-ibang state, pero hindi naputol ang aming communication. Wow. She has always been like a daughter to me. Wow. She has always been communicating with me hanggang sa siya ay napunta sa Japan at sinabing nagpaalam yung pastor niya doon sa Hope Chapel na pawalan namin siya habang nasa Japan sila at kailangan nila siyang maging pastora nila doon sa Okinawa, Japan. So, Pastor Rod gave his blessing to her. Humingi talaga siya ng pahintulot sa amin. And then, ang naging tulong naman ni Pastor sa kanya ay to train her online to finish her bachelor's in theology. But Brother of Christ International has a virtual online course for Bachelor of Science in Theology. And yun, pinagtiyagaan niya talaga yun na tinapos niya habang nandun siya sa Okinawa. And she is a holder of bachelor's degree in theology under the Brethren of Christ International School of Theology. So, complete ang work ng Lord hanggang sa magre-retire na si Noel. Napunta silang California. Ngayon, it's time for Noel to retire. And they decided to come back to the home church dito sa Hawaii. Wow. Ano pa nga namang hanapin? That is good. Nako, wag niyo pong i-underestimate ang divine connection. Yes. Wag niyo i-underestimate ang attitude of gratitude. Yes, wag i-underestimate ang relationship. Amen. Nako, Pastora Ruth, mukhang kulang talaga ang ating oras. Pastora. Pastora Vicky, bago tayo matapos, may mensahe po ba kayo kay Pastora Ruth? Okay. Nako, nakikinig yung mga anak ko. Ay, you know what? Itong batang ito, nung dumating dito, talagang maliit. At talagang kinagiliwan ko siya. Siya ang ayudante ko.
Siya talaga ang full-time na kasama ko. Although trabaho ko na yun, ha? Uh-huh. Trabaho ko yung mag-assist sa mga veterano, mga newly arrived immigrants, siya ang aking ayudante. Sabi ko, sana naging manugang ko ito kung tumaas-taas man lang. Yung mga anak ko, ang lalaki, hanggang kilikili na siya. Real life talk, mga ka-daily sharing. So fond of her. Kasi talaga siyang very, very loving sa akin. Wala pa sina Florence noon. Mga 3 years after pa ang kanilang petition pa at saka sina Joshua. So, siya talaga ang una kong kasakasama dahil yung mga anak ko nag-aaral, yung mga bata na nag-aaral pa sila. Full-time siyang kasama ko for 2 years doing the initial ministry here ng Brethren sa Hawaii. So, thank you so much, Pastor Ruth. You have been such a blessing to us ever since we first met. And God has used you in a mighty way, not only in Hawaii, brought you to all those different places and states, and wherever you are, wherever you go, God has really anointed you with boldness to win more souls for His kingdom. Sabi ko nga, Pastora May, kunin mo ang story ng batang ito. Hindi ka na bata pala, ha? Pastora, dahil as a pastor's kid, apo, she will really be a blessing to all the listeners. Okay. Ang kanyang buhay will raise the standard of pastor's kids. She has shown full obedience and devotion to the ministry of his father. Although nagkaroon ng mga opposition sa church, nagkaroon ng mga division sa church noong mga panahon na yon, but she stand firm. Siya ay nanindigan sa tabi ng tatay niya. Hindi niya iniwanan ang tatay niya. Pinagtanggol niya ang tatay niya. Amen. Pinag-bring niya ang tatay niya. Hanggang sa ang tatay niya ay samahan niya dito sa Hawaii. Hindi ko siya nakita nagreklamo. Buong pagmamahal niya, pinag-inkura ng father niya. Kaya siya talaga ang epitome. Siya talaga ang halimbawa ng isang batang masunurin, isang batang pinalaki sa word of God ng kanyang ama, na hanggang sa kanyang edad ngayon ay hindi siya kailanman nawiwalay. Tinanggap niya ang buong blessing na isalin sa kanya, ang legacy na pinasimula ng kanyang ama. Kasama na rin yung kanyang kapatid na si Pastora Sharon. Kasama rin namin dito at yung kanyang bunsong kapatid na si Abner. So, God is good. At ngayon, salamat sa Lord, si Pastora Melly. Sabi nga namin, huwag niyong iiwanan ng Batangas hanggat meron kayong may pag-iiwanan doon. Huwag niyong hayaan na mahinto ang legacy, ang gawain sa Batangas. So, thank you, Pastora Melly, for also accepting the baton of responsibility and continuing on the generational blessing started by the father of Pastora Ruth Tupas Benaobra. Kaya pagpalain tayong lahat ng Panginoon, patuloy tayong maglilingkod lahat sa Panginoon. Mga kapatid, magtapat tayo at ang pagpapala ay patuloy na mag-flow sa atin throughout the next generation. Amen. Pastora Ruth, anong masasabi mo kay Pastor Vicky at Pastor Ron? Well, I was so grateful na nung panahon ng madaling araw na sinabi sa akin ng Panginoon to go to United States, hindi ko alam na yung pala ay kinakausap na rin ng Panginoon si Sister Vicky para i-push ang papa ko na kuhanin ako during that time. So may mga connection. Kapag ang Panginoon ang nagplano, ikino-confirm niya hindi lang sa iisa kundi sa pangalawa at pangatlo pang party ng mission. So I was so grateful and thankful for Pastor Rod and Sister Vicky. At yun na nga po yung naging end ng decision ko nung Sunday na yon. Sabi ko kay sa Honolulu, ayo, hindi ako magpapastor kung mag-Amerikano kasi mapipilitan ako mag-preach ng English every Sunday. But after that, I met Pastor Rod and Sister Vicky, and they welcomed me to Brethren of Christ in International, and naging part po ako ng family nila at naging part ako ng church nila. So I was so grateful for them. Talagang
alam ko may continuation pa to. Madami kasi yung nasunod nating pag-uusapan, my ministry with them. So I was thank you po, Pastor Rod and Sister Vicky, for all what you've done, especially to Sister, to you both, for my father during the time na nag-iisa lang ang papa ko dito, na napakahirap talaga, pero you were there to support and taking care of my father. So salamat po from the bottom of my heart. Thank you, and I love you. Wow, Pastor, nakakaiyak. Alam niyo po, mga kaabangers, sabi... Ako, hindi nakakaiyak. Naiyak na? Umiiyak talaga. Ang sarap talagang dumikit kila Pastor Rod at Pastora Vicky. Imaginin mo, di niya naman kilala tong maliit na to. Hindi na po siya bata, maliit lang po siya. Pero napakabiba niya. No? Imaginin mo, Pastor, yung spirit to spirit na inukumilos. Yeah. Nag-witness sa puso ni Pastora Vicky, dalhin mo rito yung maliit na yan. Bata pa siya noon. Hallelujah. Wow. Ang bilis ng oras. Pastor Dong, i-conclude mo na. Obedience is the key to God's blessings. Now, alam nyo mga kabangers, Pastora Ruth and Pastora Vicky and Pastor Rod, napaka-pure ng inyong mga spirit. Tama nga ang Bible sa Psalm 75 verse 6 to 7. Sabi doon, dahil ang tagumpay ng tao hindi nagmumula kung saan-saan. Tagumpay ng tao, mga kabangers, hallelujah, nakaka-touch. Grabe talagang promotion to. Sobra. Makita ito, makita ito ng buong mundo na nasa Diyos ang kasaganaan talaga. Nasa Diyos. Dahil ang tagumpay ng tao hindi nagmumula kung saan-saan. That's true. Kundi sa Diyos lamang. Siya ang bumabalansi ng lahat, kung sino ang ibababa at kung sino ang itataas. Diyos ang nagbabalansi ng lahat. Kung sino, Diyos ang umahatol. Kung sino ang ibababa, sino ang itataas. Akala natin, dahil sa galing natin yan, marami ng edukado, mahirap pa rin hanggang ngayon. Pero marami rin may pinag-aralan na nakasumpong ng pabor sa Diyos, mayamang-mayaman ngayon. Kaya ako, masasabi ko talaga, hindi talaga to dahil sa lakas ng sino man. Lakas ito ng Diyos sa ating lahat. Ang daily life sharing na grasya ng Diyos ay panahon ito na ihayag natin ang kabutihan ng Diyos. Salamat, Pastora Vicky. At salamat, Pastor Rod. Napakalaki niyong biyaya sa buong mundo. Marami kayong napormang mga tao. Marami kayong taong na i-usher. Hallelujah. Maggamit lang sa kaharian ng Diyos. Isa dito, si Pastora Roth at si yung ama nilang, si Pastor Tupas. Grabe yan, no? Salamat sa Diyos. Amen. Purihin ang Diyos sa pagsunod. Amen. Mga ka-daily life sharing, abangan natin ang part 2 at marami pang part sa maliit, hindi sa bata. Aktibo. Pero hindi tayo matatapos na hindi hingi ng panalangin kay Pastora Vicky. Hallelujah. Ang sarap namang ipaalala tayo ng Diyos sa mga batikang naglilingkod sa Panginoon. Pastora Vicky, ipanalangin niyo nga po kaming lahat. Mag-unmute po kayo, Pastora. Pastora Vicky, mag-unmute po kayo. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. All glory to God. Hallelujah, Lord. Salamat ng maraming maraming. Amen. Salamat, Panginoon, sa napagandang kwento ng lingkod mo sa buhay ni Pastora Ruth. Hallelujah. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Hallelujah. Salamat, Lord. Salamat
sa lahat, sa mga lahat nakasama naming nakikinig sa aming programa. Pagpalain mo ang kanilang mga buhay sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Salamat po ng maraming marami, Pastora Ruth. Pagpalain tayo ng Panginoon. Through Pastora Vicky and Pastor Rod, thank you po. Pagpalain po ng Panginoon ang inyong ministeryo at marami pang blessing ang ibigay ng Panginoon kasi deserve nating mga laging sumusunod sa Panginoon ang biyaya pagpapala na galing sa langit. Hindi natin kailangang maranasan, hindi natin kailangang maranasan ang blessing pag nasa langit. Dito pa lang sa lupa, kailangan maranasan muna ang heaven. Amen. 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 Praise God. Maraming maraming salamat mga ka-daily live sharing. Kahit na tayo nag-overtime, pero sulit naman. We love you. Bukas muli, magsama-sama po tayo. Hallelujah. Pagpalain tayo lahat ng Panginoon. Thank you, Pastor Dong and Pastor Abe.